Hindi alam ng mga tao na ikaw ang guest ko eh. So mapapa-OMG na lang silang lahat. Wow. Wow. Teka lang, teka lang. What do I... Okay, send this video. Teka lang. Okay, I'm supposed to send this one. Tapos... Ta-t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 a
Kailangan. Where do I write this? Okay, here. Sa dami ng nangyayari. Okay, here. Post here. Post this. Okay. Yon. So wait, let me go on. Hanapin ko na sa Facebook ko eh. Sa Facebook tayo. Link. Malaking bagay yata yung upstroke eh. Yung ba ginawa mo ron? Oo, oh, kasi puli ng bam! Kaya puro yeah. Upstroke yung mga pasok. Siguro kaya kinikilig ako dun sa kanta dahil very interesting para sa... Aya, di ba pag ganun? Very interesting para sa akin. Nakakagigil siguro sa drummer yung feeling na yun. Dum-dum, bam! Yep. Pak! Dum-dum. Masarap tapos, pa diba, kayo gawin yun face, eh. Yeah. Tipong ganun. Yeah, yeah. Ano ba siya share to? Pero 5 minutes ko lang, alam mo literal, nagsaing ako ng rice. Tapos, ginawa mo lyrics. Parang buong kanta in 5 minutes. Nung tapos na yung rice, so mga 20 siguro. Just 20 astig, minutes. No? Habang gumagawa ng brown rice. Yun yung astig dun eh. And I think ang daming ganun, kahit si Rico Blanco sinasabi niya sa akin yung mga ibang songs na nag-hit sa kanya, mabilisan lang din. Yeah. Kasi minsan parang ano eh, di ba? Parang wala it's that epoch-making yes, moment. Yes. Yeah. Wala ka ng time mag-isip pa. Parang this is it. Yep, it does something to you. Tsaka parang alam mo na parang moment siya eh. Yung nakatawa lang, kaka-mention mo lang sa mom ko ngayon, tumatawag siya sa akin. Oh, hi mo ako ha? Sige, sabihin ko. Yeah. Oh my God, dati pag nandito sila, nung nandito pa sina Tita Nat, sina Tita Yoli, iyon. Like, Oh my goodness, lagi ako nakatambay sa ano sa kanila. Nasa Huntington Beach sila and all that. Ah, tama. Ako kasi parang wala, sobrang home ko ang ano eh. I mean, kasi mula bata ako, parang yun yung vacation place ko eh. Yeah. So, I'm a California guy. Pero when are you coming back? Di ko pa alam eh. Pwedeng, depende sa trip ni Kay eh. Kasi ako naman, kung ano yung trip ni Kay, dun ako eh. Kasi gusto ko, eh men, parang syempre yeah. Kung saan gusto ng asawa mo, doon kayo. Of course. Eh, yung family ni Kay nasa Vegas eh. Oh. Doon tayo nagkita last time. Yeah, the last time. Sa outlet. Diba? Oo, ang random nun, no? Parang hindi ko nga alam na nandun ka, tapos biglang, wow. Magkasama kami ni Jom. Kami, tama ba? Si Jom, si Tone. Oh, yeah. Kami. Tapos parang ang random lang. Wala naman nagplano nun eh. Parang nakita lang kita. Yeah. And then, ang nakakatawa, what people don't know nga is, I keep telling people na, pag sinasabi na, kailangan mo ba yung pa-sponge ko? Lang, sabi ko, you know what, I'm very proud of that band, especially sa iyo nga, at saka kay Yanni. Nung nagkita kami ni Yanni 10 years ago, sinabi ko rin yun na, I'm very proud of both of you. Dahil mga bata pa kayo noon, nung nagbabanda kami ni na Jom, nakikita tayo sa New Manila sa bahay ni na Jom, and then, yep. Di ba? As in, hindi pa talaga kayo tumutugtog noon. Hindi pa. So, nanood pa ako ng gig ninyo ng Mystery. Yep. Mystery pa na abutan ko. Mystery pa, yeah. So imagine. Sa Virgin Cafe. Yes. So imagine yung feeling ko na there you are, here you are, di ba? So wala lang. I'm very proud. Kaya thank you for doing this. Dahil pride ko yun eh. Like your success is my pride for whatever reason it thanks, is. Man. Big or appreciate small, it. Di ba? Kumbaga, thanks, rooting man. For you. Taka, game na tayo. Wait lang. Yung link pala. Ayun. Yung link is on my personal Facebook page na naka-private. Hindi ko alam, walang link eh. Okay, send in messenger. May Facebook ka ba? Wala, dinelete ko na eh. So, yung Facebook ko, parang nasa desktop siya, wala siya sa phone. Parang hindi ko kailangan ma-stress kapag naghihintay ako tapos may mga nakikita akong mga negative thoughts. Alam mo yun? Parang, yeah. That kind of feeling. Ah, gagawin mo ba yung countdown yung the podcast will begin? Yes, of course. Stig. Okay. Nag-note ako eh. Oh, thank you. Appreciate ko so yun. That's why I know the format. Okay, ito na. Ito, wait. Isasend ko sa messenger mo. Ay, taga, send mo na lang sa Instagram kaya. Instagram, okay, ito. Send in yeah, now. Yeah. That's the link. There you go. Alam mo,
Naka-live na pala tayo with 28 people watching right now. Yeah. Pero i-ano ko to, ika-cut ko to later on. So Yeah. Sige, teka lang. Baka dapat mag-wiwi muna ako. Oh, go wiwi na. Ano, mag-wiwi break ka na. Oh, gusto ko yung word na wiwi eh. Kasi parang masaya lang lagi. Di ba? Diba? Parang wiwi. Diba? Parang kung bata ka, parang yes. Hey, wiwi break. Di ba? Yup. Kaya mag-wiwi break ka na? Ito. Tag ko lang yung, bago kay post ko lang, sa parang tag ko yung, nahack kasi yung Twitter ng Sponge ko ulo eh. So, hala eh. Oh, ito, okay, tinweet ko na. Okay, tapos I will go to the bathroom real quick. Go. Ganyan. Shout out kay Mama Lou, shout out kay Jonas, kay Eileen, Tracy Garcia, Marvin Rivera, Carlo Davalta. Nice. Martwazon from Toronto, Joseph Bayan, Bayan Promotions, Det. Junabel Boado. Elaine Vargas, yun no? How strange. Why would you sit there, Finn? Oh. Is that your dog? Ah. Shane. Okay, earphones on. Shane, Eliza, hello. Oh, may mga tao na. Ayan. Hi to Shane. Wow, sorry, kakapasok na ng earphones. Yung dog ko umupo sa pwesto ko nung umalis ako. Oh, that's fine. Parang gusto rin niya sumali. Sali natin. Raymond Sandahan. Ayun. Kinakabahan ako in a weird way. I don't know why. Pag kinakabahan ka, kinakabahan na rin ako, no? O nga eh, parang, oh, ano yun eh. Oh, tama. Hindi, siguro it's a good kind of kaba. Yeah. Saya to. Dahil, yeah. Alam mo, basta, mamaya ako nasabihin pag nandyan na silang lahat. All right. Here we go. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, live at Paco's Place. Wow. Paano ko ba sasabihin to? Sabihin ko na lang dahil yung mga iba sa inyo narinig nyo na, so sasabihin ko na talaga. I'm very proud of this gentleman and para ko siyang younger brother kahit hindi niya ako nakikita na kuya. Basta I admire this guy from a distance. I love this guy and I'm very proud of what he has accomplished. Well, silang dalawang magkapatid. Hands down yon. Ladies and gentlemen, my brother, my good friend, Sponge Colas, Yael Yuzon. What's up, bro? Hello. Hello. Hi, everyone. Kamusta ka na? Paco or Paco Chaga, full name. Ha. Parang kailangan full name eh. Parang bitin kasi. Parang Paco or Paco Chaga. You know what? Nakakatuwa talaga because you guys are one of the most influential bands after the millennium. And like nag ano I do talks do sa mga
sa mga music courses, yung mga nagka-college sa UE, mga ganun-ganun. And I use you guys as an example of a band who has maximized social media, who has its own army. Hindi ko lang kung ano tawag mo sa mga fans niyo eh. But you guys iniwasan namin magkaroon ng actual term eh. Oh, that's nice. Parang, para lang, it's like, parang hindi parang magulang-gulang gulo. Parang ganyan, parang hindi mo kailangan makipag-away sa ibang mga groups. Right. Parang ganun. Pero okay lang naman. I mean, if you decide to do something like that, it's not like a bad thing. It's just parang hindi lang namin dinaanan. Hindi yung ganun. Pero ang dami. Yeah. Kasi ang dami, Yael. Yeah. Tapos, anong tawag dito? Pag nagpupunta kami in Canada talagang kahit anong sulok ng Canada, Sponge Cola. Sir Pax, kilala niyo ba Sponge Cola? Sponge Cola. Oh. As in, everybody in Canada probably loves you guys a lot. We love Canada. Yes. Yun nga sabi nga nila. Anyway, going back to the beginning, and we talked about this nung nag-green room pa tayo, but kayong dalawang magkapatid, two different routes. I mean, si Yanni does acting and music, and ikaw, mm-hmm. and ikaw naman talagang straight to music ba o may acting din? May acting din eh, kasi parang, I guess as a musician, parang yung inclination mo to act, andun din naman yun eh. Kasi basically, music is kind of like a form of acting. It's just more sound. And then, parang, so there's that element din eh. So, nag-theater kaming lahat growing up. Even yung bandmates ko, nag-theater kami. So, meron talaga kaming shared background of theater, acting. And I actually have a movie. I was, nakakatawa yung movie ko kasi ang misleading. Alam ko that you also have a movie. Pero, yung movie kasi na I was part of Shake Rattle and Roll 15. Okay. Tapos I volunteered. Kasi sinabi ko sa record label, parang pwede mo ba akong ipasok sa Shake Rattle and Roll? Tapos bakit out of the blue? Parang kasi gusto ko, kasi fan ako of horror movies eh. Really? Tapos for me, Shake Rattle and Roll talaga yung the ultimate Filipino movie experience. Yung parang kahit anong generation, alam natin yun eh. Parang yeah. Hindi ko na alam kung alam pa ng bata yun ngayon because it's been a while since the last one. Yeah. But parang, diba? It's like every film fest. Tapos, Shake Rattle, there were a lot of really great horror stories there. So, nag-volunteer ako. Tapos nakakatawa kasi, I played a minor part. Pero yung monologue ko, ginamit nila sa trailer. So, nagmo-monologue ako sa trailer. Parang, but si Yael nagsasalita? But siya may monologue na parang 30 seconds? Eh kung ang trailer, let's say, 3 minutes. Ang laki ng 30 seconds. Oh, that's 10% of the whole thing. Yeah, parang ganun. Exactly. Perfect math. So that's the LaSalle side. So ayun, so para so parang ang fascinating lang na ginamit nila yung monologue ko kasi I had like 6 lines. That's it. I mean, I'm a drummer in the movie. I'm a drummer and kabanda ko si Khalil Ramos and meron siyang fan na nandun sa eroplano at merong tiyanak sa plane. So ang Shake Rattle and Roll, ba nasa wala sa Netflix eh. Nasa Netflix ba? Wala, I think wala. Pero parang nasa YouTube na yata legitimately eh. Okay. Think ah, I might sana hindi ako ma-demanda for saying anything like that. Wala akong alam. I have a lawyer. Ano ba sasabihin? So, hindi, okay. So you did one movie tapos ang music and everything else. Kailan mo sineryoso? Kasi nung nagkakilala tayo, you guys were kids. I'm not sure if you even played an instrument nung time na nagkakilala tayo. Nope. What sparked it for you? Hindi ako fishing ha, pero gusto ko lang talaga malaman what sparked it for you. Because there are other people and I'm pretty sure may story rin sila, but your story is, kaya ka nandito, I really want them to be inspired by you. Well, paano ba siya? Nakakatawa. Hindi ako prepared dun sa question. So, hindi ko in-expect na pupunta tayo sa history ko eh. It's all about you, history of me. Yeah. Parang ano lang. Parang narealize ko lang. Nagsimula siya kasi. Well, nagsimula siya nung bata ako. Tapos, nag-start ako manood ng Band Explosion ng 90s. So, kayo yun. Pinapanood ko. I was a kid. Yeah. Nung nakita mo ako, dun sa bahay ni Ate Donna, siya kasama mo si Kuya Jomar, alam ko pa na nakasuot ako ng grade school uniform nun. Yes! Grade school uniform mo. Kasi susunduin ako tapos diretsyong New Manila eh. Para mag-high, tapos kakain, tapos uwi. So alam mo yun, parang it was one of those get-togethers na alam kong naka-uniform ako kasi wala pa namang, may bawon ako na shirt sa
sa bag. Pero 'di ba parang malamang hindi ko ginamit. Kami, kami galing practice. Yeah, naalala ko. Yep. Yep, yep. I remember, I remember. Tapos parang hindi ko alam kung naka-gel yung buhok mo noon eh. Malamang. Kasi kasi yun ang 90s yes. Ano yun eh. The banda look, naka-gel yan. So, yeah, I remember, yeah, tapos parang yeah, that, I was that young. Tapos na-introduce ako sa music ng 90s bands. Tapos ang for some reason, ang mindset ko at that age, hindi ako parang tugtugin ko nga yung mga songs nila. Ang naisip ko, kaya ko rin magsulat. Parang for some reason, sulat, dumidiretso sa sulat yung inclination ko. So, I mean, of course, tinugtog ko, inaaral ko rin yung mga songs, pero parang habang inaaral ko yung songs, nagsusulat na ako ng kanta. Nung meron akong alam na dalawang chords, nagsulat na ako ng kanta. Parang diretso na ako agad sa songwriting with E and A. At kaya E and A kasi yun yung tatlong yung madali lang madaling, yun. Ano yan? Yo, diba two fingers, all you need. So, makaka-E and A ka na. So, yun, parang I think it started with that. Eh. Parang a desire to write. If you think about alam, parang, parang yeah. You're a kid. Pero how did it yeah, feel, but though? That's how it started. How did it feel writing your first song? At ito pa yung dynamics. Hindi ka naman mag-isang nag-isip ng ganito eh. Dalawa kayong magkapatid yeah. Nag-isip ng exactly. Ganito. So may batuhan. Did you and Yani share one room or yes, we did. Yeah. So one queen-sized bed. 'Di ba? So may kwentuhan, nakatingin kayo sa kisa, may nag-uusap kayo sa gabi. Exactly. Tell us how that works kasi kaya ako natanong 'yon. Kaming magkapatid, I had a brother. He he died this year. Thank you. 1 year apart lang kami. And you know, yun ang ginagawa namin. That's what brothers do eh, di ba? So kayong magkapatid, and him being older, paano? What was the conversation like? Well, ang maganda kasi, every day may conversation kasi same room eh. Tapos yeah. Since he's 6 years older than me, parang ang dami niyang mga things na napupulot na pwede niyang i-share sa akin na, kumbaga kung may 6 years in advance eh. Tsaka yung kuya ko kasi, he's a really smart guy. Oh, tapos oh. He's a Soksai major. So kaya niya akong bigyan ng advice in relation to Soksai. So imagine parang dinalagyan niya ng framework yes. Yung napupulot niyang things on the road. So yung advice niya regarding anything, laging sound in that regard. Na parang kunyari, parang in relation to society, that's why there is a push and pull because so ganun, parang laging ganyan yung mga conversation with anything, with film, with theater, with and we talk all night. As in makakatulog lang kami pag hindi na sumasagot yung katabi mo eh. So, 'di ba yung ganoon talagang biglang wala na tulog na. Okay. So, ganoon talaga kami magkatabi kami, queen size bed eh. Wala yeah. Lang. Pag king size, lang pull out eh, 'di ba? Normally pull out o kaya bunk. Wala, ito, hindi. Talaga side by side kayong dalawa. Oo. Tapos parang walang inerte. I mean, kasi we're bros, as we're super close. So, yeah. Ang laking bagay noon, ang nangyari, meron kasi kami, alam mo yung mga dating cassette deck na pang-record ng pwede ka mag-record ng FM straight to yeah. Cassette. Pwede rin nalaman ko kasi na pwede kang mag-multitrack. Paano? Cassette A. Parang cassette A to yes. Cassette B. Ipa-play. Kasi na-dub mo. Oh, habang nagpe-play yung isa, naka-play record yung isa tapos naka-input yung bago mong ilalagay. Exactly. Ganyan. Okay. So, nangyari. Pero napapansin ko pag dumadami yung tracks, nagwa-warp na yung tape. Yes. So, nag-iiba na yung tunog. Pero anyway, kaya pa naman yun. Tsaka hindi naman kailangan nakatono ng todo. Eh. Puro bounce. Yeah, diba? Puro ganun. Pabalik-balik, diba? So, nangyari. Narinig ng kuya ko yung tape kasi andun lang naman sa kwarto yun eh. Tapos parang sabi niya, itong kanta mo na to, pwede mo ba tugtugin ngayon? Tapos parang, kasi hindi pa ako nagigitara nito ah. Parang yung, tapos parang, sige, tutugtugin ko. Tapos sabi niya, may chords yan eh. Wala akong alam sa chords. Sabi niya, may chords yan. E and A yan. Tapos, kasi, at that point, I was writing the song with one hand. Oh, kumbaga, okay. One hand lang kasi wala pa akong alam na chords. Yeah, so, yeah, yeah. E, A. Tapos nag-jamming kami for the first time. Yun yata yung moment na parang ang sarap ng feeling na to. Ha. Yung nagsisynergize kayo ng creative energy. Tapos parang dun ko yata na-feel na gusto ko gawin to. Ha. Yung, tapos nakakatawa pa yung suot pa ng kuya ko noon. Kakaligo lang niya. May hawak siyang gitara. Nakatawel siya. Hindi ko alam paano hindi nalalaglag yung towel niya. I guess iipitin mo ng konti nung gitara sa may bass. Tapos andun siya sa pinto ng kwarto. Na isa pa yung extra room na hindi ko, kwarto ko na hindi ko tinutulugan kasi gusto ko kasama ko siya. May kwarto rin naman ako eh. Pero nagde-decide ako matulog kasama siya tsaka para tipid sa aircon. So, yeah, yeah, yeah. So yung moment na tinutugtog na niya na E ng chords yung ginagawa ko na trung, tring, tring, tring. Tapos parang,
Pwede pala yun. Gumagawa na pala ako ng songs. So, yun. Yun yung, that song ended up in our third album. So, ano sinama ko sa third album. It's called She Weeps. Tapos nakakatawa kasi lyrically, I was trying to go for grunge. And I'm not a dark person. I'm actually like an open book. I'm like, I'm an extrovert. Hindi ako at all mysterious. Wala akong ganun. Wala akong tattoos. Dati long hair ako. Hindi dahil nagmumusic ako, pero dahil gusto ko si Jon Snow. Aha. So, parang, yun, ano ba yun? Parang wala akong mystery kahit konti. Pero yung lyrics ko doon, parang, she sleeps when everybody is awake. Who are you, dude? What is that? Mga, I don't know what's wrong with her. Parang, what's that? That's not you. Pero I was just being whoever I thought, parang whatever perception of what a musician would be. Right. So parang Nirvana, I was going for that kind of grungy sound, grungy lyrics, medyo dark. So, yeah, it ended up in our third album. Galing, no? She Weeps. One hand guitar. She Weeps with one hand guitar. Now, okay. One hand, wow. So, ang that being said, bakit hindi kayo nagano? Bakit? Kasi nung panahon na nade-develop ka as a musician, Oasis was actually still around. Yep. Tama yung timeline ko, di ba? Tama yung timeline. Tama. Ko. Yeah. Tama, perfect. Wow. And so, bakit hindi yung dalawa naisipan na gano'n? And si Liam at si Noel are practically 6 years apart kind of. Hindi ako sigurado. I could be wrong. Ah, talaga? But, wow. Pero around that age. So, yeah. Bakit hindi kayo nagbanda pareho? Well, one band. Nag-one band kami before. Feeling ko kilala mo yung isa pa naming bandmate. Eh. Si taga-Tungaw, si Ryan Villena. Oh, yeah. Drummer ng Tungaw. Yeah. Hindi ko sila. Nasama ako sa isang band called Lillian. Tapos umabot pa kami, nagsumali pa kami sa RX Band Breakout. Okay. I think that was 1999. Tapos I was there, alam mo, nung time na to, hindi pa ako yung gitarista, pero hindi pa ako marunong talaga maggitara. Para akong saling kit-kit. Alam mo yun, like nagko-chords ako sa side, doing like basic stuff. Parang wala. Tapos parang, I guess, novelty na parang may kasama tayong bata na sa second year high school na nasuot ng fisherman's hat tsaka choker. I mean, kasi parang may bata. Tapos parang, naging bandmates kami for a while. Pero at one point, parang inalis rin nila ako. Kasi tinanggal nila ako sa band. Kasi may isang gig kami na late. Tapos nahuli ako sa classroom na natutulog ng teacher. Si Ryan, teacher din eh. So, syempre, parang sinabi ko kasi na may gig ako nung night before. Tapos parang sinabihin na si Ryan na, "Uy, Ray, hindi kaya tayo pwede magkaroon ng bandmate na estudyante." Kasi, tutulog siya sa klase, di ba? So, makes sense. And also, kasi binato ko ng kuya ko ng tuner sa ulo. So, nag-aaway pa rin? Nag-aaway kayong dalawa? Yung away namin parang one way. Right. Parang siya lang yung galit. Ako hindi man ako galit eh. Wala lang sa tono yung gitara ko. So... So, alam mo yung tuner dati, yung boss tuner yes. na malaki? Yes, you get that. Tinamaan yeah. ako nun dito eh. Dito oh banda. My God. Oh pag tinamaan ka nung kanto nun, may konting dugo eh. Masakit, oo naman. Masakit. Uh-huh. So, actually, ganun. Parang magtono ko nga, babatuhin ako ng tuner. Tatama sa ulo ko. So, may mga ganung moments. Tapos parang, okay, ngayon, nagulo na yung practice. So, diba, parang, yeah. parang sitcom. Kami, yung part na yun, kung yung ibang kwento, parang love story na dramatic. Yung sa amin, parang sitcom. Ikaw so, ba? Ang yeah. Hindi. So, ang nangyari is what? Ang sasabihin ko sa ano? Well, ang nangyari, nung nag-start na akong gumawa ng band ko, I was also part of a bunch of other bands before. No, okay. I was say gumawa ng band mo, yun, ang tanong ko is, pag nag-aaway kayo, did it ever occur to you na, you know what, I'm just gonna quit this? Hindi naman. Parang nag-i-enjoy naman ako eh. Tapos parang, alam ko, parang kasi ito ah, kailangan ko lang sabihin to, San Antonio Spurs fan ako eh. Okay. Gusto ko si Greg Popovich. Siya yung favorite coach ko of all time. So dahil doon, or baka hindi siya dahil doon, baka yun yung personality ko, kaya ako gusto si Popovich. Kaya okay lang sa akin na pagalitan ako, sigawan ako. Gusto ko pa nga yun eh. Kasi gusto ko ng feeling na meron akong kasamang drill sergeant. Oh. Gusto ko yung feeling na parang, what's the job? Let me do it. Tapos right. Walang emotions. Hindi ako iiyak, sigawan mo ako. Kasi gumagaling right. ako pag sinisigawan ako eh. Sa mga bagay ah. Parang yeah. Sa basketball, pag kunyari tinira ako sa isang game, gaganda yung laro ko. Parang automatic yun. Kasi, kailangan kitang talunin eh. Parang ginalit mo na ako eh. So, you're not gonna touch the ball again. Parang ganun. Or if the next time, I'm gonna steal that ball from you. That's the last time, yun, wala kang open shots. Wala. So, meron akong ganun. Motivated ako by that. So,
Pero at the same time, hindi ako galit sa kuya ko. Ha? Parang it's more of, okay, it's me. I'm here. I'm learning. Okay. Sign me up. I'll take the hostility. Kasi, ewan ko, kaya, alam mo yun, parang feeling ko, it shaped me. Like, in the future, parang ngayon, I can handle a lot of things. Kasi, I'm tough like that, you know? Correct. So you're practically a person who loves to win. Kasi dalawang tao yan eh. There are people who love to win and there are people who hate to lose. Okay lang sa I love to win? Hindi, ito, panghirap sagutin nun na. Pero parang napaisip lang ako. I think I love to win. Yeah. Ayokong, okay, hindi, but I don't mind losing as long as you lose the right way. Yes. As long as you lose the right way. So sa music, kunyari, hindi ako nagtotono ng gitara. Parang, that's losing the wrong way. Yeah. Kasi, parang, ba't hindi ka tono mo naman yan? Kung hindi ka na nga, nagsisimula ka pa lang, kasi di ka pa nakatono, paano pa yan, diba? So sa basketball din, kapag may libreng kalaban, tapos yun yung tumira ng game winner, titingnan ko yung kakampi ko na, ba't hindi mo binantayan yun? You're not a sore loser. Well, only if we just have to play the right way. We can lose and okay lang. Basta alam mo, binigay mo ng tama lahat. Correct. So kaya nga, so you're the person who loves to win, I think, not the person who will cheat just because he hates to lose. Diba? Alam mo yung mga ganun? I'll never cheat. Like kunyari sa basketball. Yeah. Kaya, alam mo agad na parang, kunyari yung referee, pagka tumingin ako na parang mali yung tawag, napapaisip sila. Kasi alam lang, I never complain eh. Yung parang, bihira to si integrity guy, bihira humirit ah. Pero parang, o kaya minsan inaamin ko talaga na outside ko yun. O kaya foul talaga ako, sorry. Parang ayoko kasi manalo ng hindi tama eh. Right. Kailangan tama. Right. Yun yata yun. Training yata yun from my kuya. I think that's what it is. So, okay. Middle child ka. Yes. Now, anong feeling ng middle child? Because ano bang setup? Ang, correct me if I'm wrong. Kuya, you and sister. Yeah. Tama ba? Tapos meron kaming kapatid in between ng kuya ko but she passed away. When I was a baby. Parang when she was 3 years old, she died of cancer and I was 4 months old. So meron kaming sister in between ng kuya ko. Pero meron din kaming younger sister. She was in the music video ng Eraserheads ng With a Smile. That little girl running around wearing white... Blue, yeah, that's my sister, si Isab. Si Isab. Yeah, tapos she also managed bands. Is now a very successful editor of a magazine, online magazine, because magazines are mostly online now. Yes. So ganun, parang, yeah, yun yung family dynamic namin. Among the sibs, ikaw ang pinaka-prominent. Well, the middle it depends child. Kasi... It depends on sino tumitingin. Well, it depends sa field eh. No. Yeah. Yes and no. Kasi pag in the magazine world, it would be my sister. In the acting world, it would be my kuya. Right, but then again, music encompasses both acting and print. Agree? Hindi, pero iba pa rin yung... Hindi, kasi yun nga eh. Parang, may kanya-kanya tayong market eh. Parang ganun talaga eh. So, siguro, in the Philippines, like, nasa restaurant kami, parang, hi. Ano may parang ganun. Pero it's, ano rin eh, they're also champions sa field nila eh. So parang, you know, parang okay lang din. Parang, nagkataon lang siguro mas mainstream ang music compared to pagdidirect. Tapos, which was something my brother does, parang ganun. Tapos, yung sister ko naman, writing. So, di ba, parang mas behind the scenes yung feeling. Pero, I guess. Pero alam mo, Yael, ang weird, no? Pagsasabi ko ang weird, yung middle child normally ang introvert eh. Oh, ako yung extrovert. Ay, alam mo, extrovert yata yung kuya ko tsaka ako eh. Hindi, alam mo, teka lang, sorry. Based on our Briggs-Myers tests, which okay, I did sige nga, take, ano lumabas? Lahat kami, lahat pala, sila pareho, INFP. Ako, ENFP. So one letter different lang kami. Ako lang yung ako yung extrovert pala. So sila nga introvert. Oo. Oo, silang dalawa. Tapos shit, naisip ko agad yung joke. Silang dalawa yung introvert, ako yung extrovert, tapos ikaw yung intro voice. Yes. I had to. Pero si Ira Cruz would say, sabi ni Nathan kay Ira, bakit sa intro voice si Paco ang nagsasalita? And because Ira used to be with intro voice, di ba? So, sabi ni Ira, paano lahat kami, puro kami introvert. Siya lang ang extrovert. Ako lang ang extrovert pala sa intro voice. Kahit sa interviews before, pag pinapanood kita, ikaw yung spokesperson. Diba? Ikaw yung magaling mag-essay eh. Kumbaga kung may essay writing contest, parang ikaw yung mataas yung grade siguro.
I think, mahilig ako magsulat. Parang ganun. Maybe that's why para tayong kindred spirits eh. Dahil dun sa part na yun eh. Okay. Tsaka ginamit mo sa isang interview yung word na juxtaposed eh. Yeah. Hindi lang yun. Meron pa ako mga, dati tawa na tawa si Ira dahil pati yung, the amalgamation of different. Yan. Yan, amalgamation, juxtaposition, mga ganyan. Right? Nakikita ko sa interview eh, mataas yung vocabulary grade eh. Para mga nasa B plus A region tayo eh. Again, yeah. Mga honor student eh. Nakikita ko. I know. So ikaw, Atenista ako la sa lista. Let's talk about you growing up being Atenian. Okay? And no disrespect, di ba? Yeah. Kwentuhan lang. Pinag-uusapan natin kanina. Pero how did school, education, yung binigay? Because your songs, the songs that you write, dikit sa lahat ng tao. So ang gusto ko malaman, is this an influence brought about by Yanni and him being well versed with society, na talagang na ano mo, na by osmosis na nakuha mo, or osmosis. Sa school ba galing to, di ba? I think it's both, kasi parang ang enriching kasi na may kuya ka na, saka same school din naman kami, so parang ang enriching na may 6 years advanced mag-isip na tao na binibigyan ka ng advice, tapos yung school nandyan din to further that. And yung mga bandmates ko rin kasi, they're also very fun and insightful, interesting people. Mukha lang ako yung nagsasalita lagi kasi ako yung extrovert eh. Pero lahat sila, meron ding ambag sa mga talks namin, and we have a lot of these conversations even before when we were starting out, even with a different, siguro kahit yung mga ibang lineup namin kasi nagpalit kami ng drummer at a certain point eh. Pero even our former drummer, si Chris, who's still a good friend of mine to this day, parang we were always like talking about like big picture things and parang what does this say about the world, how do we respond to this. Parang it was, we always had these big conversations. We were never about ano plano mo, saan mo gusto. May ganun din, pero minimal. Parang we were always talking about theory. I mean, as pretentious as it may sound. Pero parang ganun din. You know what? You guys, by the way, are far from pretentious, ha? Kasi ginagawa ko kayong example. Sinasabi ko, there are bands who only go out as two people, and there are bands like Sponge Cola who will do a streaming video as a band. Alam mo yun? Kayo yun, isa kayo sa mga bandang who understand the commitment of banda tayo. Some of us may not like this, but everybody is in it because pag sinerve sa fans, kumpleto. Eh, malaking bagay yun. Yeah. Bakit umalis si Chris? Actually, I'm sure magigets mo agad to eh. Parang ang nangyari kasi, si Chris kasi before used to be, wala na yata, baka yung woke terms kasi baka kasi malito for the woke world, but I'll just say he was a bit bigger before. Tapos nung pumayat siya, parang naging medyo sakitin siya kasi syempre parang hindi sana yung body mo sa pagiging mas fit, I guess, for a while. So ang nangyari, parang every time we would play like 3 shows, which is like a normal weekend for us kasi may school pa, diba? School, tapos Friday, Saturday, Sunday, tugtog. Pagdating ng Monday, may sakit na siya. Every time. Tsaka parang ang daming naging problem with it. Until now, meron pa rin siyang lower back problem from mga van ride and plane ride. Tapos nagkaroon din siya ng parang lung problem dahil sa mga nag-yosi sa venue. And dahil nag-yosi din naman kami dati when we were younger. Excuse me. So parang, yun eh, parang hindi niya kinaya yung sked. Tapos parang sinabi lang na parang maybe I should do something else because parang long term, he doesn't want this to be like a problem that we're gonna have to cut gigs. Kasi parang hindi rin niya kinakaya. Tsaka parang I guess nakaka-demoralize din after 3 shows na may sakit ka every time. Yeah. Parang I mean, coming from his side din naman. Di ba parang, man, may sakit na naman ako, ang hirap nito. Yep. So, hirap talaga yung schedule eh. It's not for everyone eh. No. It's really not. Can you share with people kung gaano ka-hectic ang schedule ng isang, I'll say, I mean, you guys are an A-lister band. So, gaano kabigat ang schedule ninyo? Pre-pandemic. Actually, alam mo, ang maganda sa schedule kasi namin, umabot din sa point na tinitipid na yung boses ko eh. So parang, I mean, dahil lang, you know, when you're getting older, it's a vocal thing.
So para umabot din sa point na nag-usap din naman yung management na let's not say yes to everything. Let's just pick. Right. Because we can't say yes to everything. Pero like a typical... Tapos may mga hacks na kami in life para ma-maximize namin yung rest. So kunyari, if there's a flight, we'll fly out ng first flight para walang delay. Kasi kung pag mag-flight ka ng mga 9 a.m., 10 a.m., magsisimula na yung mga na-IA delays niyan eh. So yung 9 a.m. mo, magiging mga 12 noon. Correct. Tapos plus flight, maglalanding, kakakain ka, makakapahinga ka mga 4 p.m. na. Correct. So nangyari sa amin, flight namin 5 a.m., 4 a.m. So walang delay yun eh. Bihirang bihira. So pag-landing namin, kakain na yung ibang members. Ako hindi kasi naka-IF ako for the past 6 years. So tulog na yun, tapos gising for the show. Tapos I don't drink like alcohol. Nice. Yung mga bandmates kong iba, magsiguro magwa one drink, two drinks after a performance. Hindi lagi, tsaka hindi lahat. Pero kasi ang gagawin ko kasi, after playing, yung shinoot na video dun sa performance, i-edit ko ngayon yun. Gusto ko, by the time umuwi yung mga fans, okay, nakapost na yung video. Para, di ba yung parang pag-uwi mo, pag-check mo sa phone mo, uy, andyan na, tapos andun sila sa video na yun. So, yes, parang yun yung, para akong nasa kasal, yung same day edit. Aha. Para kang editor, yung kasal. Yeah, exactly. So parang nangyari, if ever nag-inuman yung crew or nag-inuman yung banda, by the time matapos ako mag-upload, pag silip ko doon, wala nang tao. Natulog na lahat. Kasi may gig pa ulit eh, the next day. Flight na naman yun somewhere eh. Pero yung puyat, di ba nakakaano rin ng boses yun? Yep. Yeah, pero pagka naman ganyan, hindi rin ako nagsasalita. Pagka, kunyari pagka 3 days, yung second day na yan, right, silence yan, complete silence. Pero, right, I can still communicate, kaya kong maging madaldal kahit di ako nagsasalita. Kasi I speak sign. Like, well enough for everyone to get what I'm saying. Talaga tapos mabilis. Tapos naturuan ko na sila na parang nagiget din nila na parang, kanyari, pag may papaabot lang ako, tapos parang, coffee. Tapos parang alam na rin, tapos parang tahimik lang talaga. Minsan lang, papagtripan nila ako. Magsasabi sila ng mga things na alam nilang maaasar ako. Kasi alam lang, hindi ako pwede sumagot eh. Sabihin nila parang, grabe, ang galing talaga ni Russell Westbrook, no? Titingin talaga ako na parang... Tapos parang minsan si Armo gaganyan, Westbrook, the ultimate team player. So, ang hirap nun, yung feeling na yun. Para akong sa episode ng Friends, ginawa ni Chandler kay Ross eh. Or ano pala ni Rachel yata, yung Jurassic Park, can happen. I know, right? Diba? So ganyan. So ginagawa nila sa akin yun. Nagsasabi sila ng mga things na ikapipikon ko pag bawal ako magsalita. Sa Canada, ganyan ako sa second day. Magsasalita lang ako nang hindi na ako magsasalita ng Wednesday hanggang right, Saturday. Parang ganyan. Kapag may Canada, sa Canada, kasi ibang time zone pa eh. So, mas mahirap yung puyat. Diba? So, yeah. So, hindi talaga ako nagsasalita sa... Pero, na-master ko na yung hindi ka nagiging standoffish kahit di ka nagsasalita. Kasi, all you have to do is care. Yeah. I mean, you know what I mean? Like, if you really care, and I always care, kasi extrovert ako eh. By default, yes, gusto kong mag-entertain. Gusto kong kumausap ng mga tao. Minsan, kailangan mo pa akong hilain from people kasi parang, oy, kanina ka pa nagsasalita. Parang, or kanina ka pa hindi nagsasalita pero nagko-communicate. Yeah, kasi extrovert eh. Pag extrovert ka, lahat of parang ano yung fuel sa'yo eh. Yeah. So, gusto ko yun. So, wala akong problema interacting, talking. Like, I watched some bands perform. Ang dalawa, yung mga ibang banda pala, mga 2 words, 3 words, kanta, 2 words, 3 words, hi, kamusta kayo dyan? Ako, nagsasalita ako sa gitna ng kanta. Parang ang naaalala ko nga sa'yo, si Wensi, when it comes to talking. Alam mo ba si Wensi Cornejo, pag halimbawa, 1 hour show, mga 4 or 5 songs lang yun. Kasi maraming talkies in between. Aha, tapos ang nakakatuwa sa inyong dalawa, because I've seen videos of you, ang nakakatuwa sa inyong dalawa, engaged ang tao when you guys talk. Talagang nakukomand nyo yung attention ng crowd. And that's a good thing. I think it's also because I talk a lot, diba? But I also listen a lot. And yes, I really care. Yes. Hindi ako yung tipong person ganun. Hindi man ako mysterious eh. So hindi man ako papasok sa room na, look at me, I'm a shadow. No, wala. I'm like, hi everyone. Para akong bata sa kinder na parang, hi, can you be my friend? Ginaya ko nga pala dun sa, can you be my friend? Ginaya ko yung anak ni Tito Arnold, si Annika. Kasi sa mga bata. Pagka nasa bangko daw, lalapit daw sa mga tao, parang, hi, can you be my friend? So, yun pa rin ako. Pero, yeah. O nga pala, gusto ko lang i-share na si Wensi Cornejo, isa sa mga pinakamalaking influence ko as a singer.
Like kunyari, our song Jeepney, if you analyze it, it's very close to an After Image song from a structural standpoint. Yep. Like D-A, D-G, G-A. Tapos masking vibrato ko, sa kanya, kasi pag nag-audition ako before sa theater, for musical theater, 22 million streams and counting. Wow. As an After Image, talaga parang yung vibrato na parang, ang fresh kasi pakinggan. Tapos nung napanood ko siya ng live recently, hindi pala recent kasi nag-pandemic kaya parang ang recent ang 2019. Nung napanood ko siya ng live na kinanta niya yung mga songs ni Rico Blanco sa harap ko, parang nakaka-blow away. Nag-asap kami together with Wensi. Tapos parang ganun pala yun. Kapag ina-unleash niya yung parang ilang octaves kaya yun. Yeah. Kasi parang wala na tayo sa 90s eh. Nasa wala glam na. Rock na tayo eh. Yeah. Parang gumaglam eh. Yeah. You know what si Wensi, iba yon, Yael. Ibang-iba yon. Like, kuyang-kuya yon. He's older than me, pero para akong batang kapatinan. He's actually older than Jet Pangan. Hindi, ito, yung reaction ko baka ma-offend eh. Pero, hindi ko na-expect lang. Tanggap ni Wensi yun. But, okay. Sobrang love namin lahat yun. And because he's a very caring person. Tapos, he wants people to succeed. Ganon. Kaya nga, kayong dalawa, when you command a crowd, hindi kayo look at me. Ang dating nyo para sa akin is, I'm here for you. Kaya nakikinig yung crowd sa inyo. Yun ang dating nyo sa akin. So, two questions. Sorry, tatawa ako. May na-imagine agad ako, naisip ko kasi parang merong buffet. Alam mo yung mga sa mga pagka Noche Buena, tapos parang, tara kain na kayo. Ako yun eh. Ako yung tita na yun. Yes. Yung parang, you're a good host. Ito, kumain ka na ba? Uh-huh. Pinaghanda kita. Favorite mo yan. Kondensada, ganyan. And you know what? You make, yun. Buti lang sinabi mo yun. Because yung audience, and I hope people are listening, lalo yung mga gusto maging frontman, when people come to your show, yung parang hindi sila nawalan ng oras to be at you. Alam mo yung term na, parang loko-loko to, it was all about him. Hindi ganun eh. When people come to your show, and these are feedbacks from people from Canada, na they've inclusive ikaw. You make it appear na, you know what, kaya lang ako nandito, para sa inyo. And naalala ko rin si Wensi because that's how Wensi is. Eh. Parang everybody is a friend. Parang ganun. Ang goal ko kasi sa mga shows, kahit gaano kalaki, gusto ko ang feeling para siyang maliit na bar. Yun yung actually, ito yung imagery nun. Yung parang kahit gaano kalaki, intimate. Gagawin ko siyang ganun kaliit. Uh-huh. And ang technique lang dun is to listen. Kahit na ikaw yung may microphone, you should always listen. Kaya nga, sa sobrang listening nga, kahit yung mga offensive na bagay, naririnig ko eh. Mga tipong lalapit ako sa audience, may naririnig ako, liit pala niya, no? Pero, okay lang. Like, meron, alam mo yun, parang, I just use it as something funny. Parang, guys, lalapit sana ako dun sa may bandang kaliwa, kaya lang, nagkakaroon na parang illusion, nagmumukha akong maliit para dito sa taong to eh. Narinig kita kanina, sakit. Pero okay lang. Mga ganun. Tapos, ito nakakatawin kuya ko nanood ng gig namin sa UP. This was like 2020, Feb. So, right before the pandemic, my brother was there, nanood siya. Tapos parang, tabang-tawa siya na tinanong ko daw yung audience kung kumain na kayo. Kasi parang wala naman nagtatanong nun eh. Pero iniisip ko kasi, kasi every UP fair, nagre-request kami na we play last. Para pwedeng kami mag-extend. Kasi parang if we play last, 3 a.m. na yun eh. 2 a.m., 3 a.m. Correct. So, at least, wala nang next band na gumaganon sa likod. Na parang, parang kayo na kami na kami na. So, para pwede kami mag-extend, diba? So, minsan tatuwing ko parang, ikaw, kailan ka huling nagwiwi? Kasi para ka mapunta dyan sa pinakaharap na pwesto na yan, hindi ka umalis mula nung dumating ka. Anong oras ka dumating? 10 p.m. Oh, tapos nandito ka ng 3 a.m.? Saan dyan ka lang? Hindi ka pa nagwiwi? Baka lang magwiwi ah. Baka hindi healthy yun. Just saying. So, ganun yung mga conversation. And this is happening while thousands of people are there. Pero everyone is kind of like, it's a shared thing eh. Kasi maski kung nasa likod ka, if you think about it, yung logistics of wiwi, this is a serious thing. It can be a book. Logistics of wiwi, yung parang, kasi kakarating ko lang eh. Yung nasa harap, kanina pa nandyan yan. Kasi galing niya sa pwesto niya eh, di ba? So, yun, mga things that I end up talking about, as in talking on stage, are actual real things that I got from listening to people. And, yun, parang, yun lang talaga yung technique dun eh. How to make it small, you just have to listen more, even if you have the microphone. Would you say that, because you're a good listener, would you say that you're an empath? Hmm.
I think so. Yeah. I think so too. Think, which is good kasi charismatic eh, 'di ba? Kumbaga parang yung example na conversation na binigay mo. I mean, I felt that. Kasi oo nga eh. 'Di ba? Para pumunta ka sa harap, ibig sabihin na una ka. Sinacrifice mo yung malayo ka sa Porta Pati, hindi makapawiwi, yep. Hindi ka aabot doon. Dahil na, kung libo-libo yan and all. Yep. I mean, sinasakripisyo. You'll be fair eh. Yeah. Diba? Yeah, malaki. Oh my God. Pero siguro, inisip ko rin yung logistics eh. Baka dahil wala kang water, baka okay lang. Kasi hindi ka rin naman makakuha ng tubig. Inom kaya ng tubig, di mamaya na. Baka naman dehydrated sila. Yep. Baka ganun. Yeah. So that's something to think about. But yeah, ganun eh, parang yung empathy tingin ko kasi hanggang ngayon hindi ko hirap ako panoorin yung na-injure si Paul George. Oh yeah. Kasi every time I feel it. Parang speaking of yung, Paul George, for some reason nakatawa ito. I digress but share ko lang si Heaven. Go. Si Heaven dahil may trabaho na, sumisweldo na, kumakain na. Dinate ako. Nanood kami ng Clippers versus Warriors. So, ado si Paul George, di ba? Ado din si Steph Curry and all that stuff. Yeah. Nakakatuwa lang na kahit hindi ako nagbabasketball, alam mo yung feeling lang nakatabi ko yung anak ko, pinapanood ko lang siya na parang dinate ako ng anak ko. That was something. Must be yung fulfillment level siguro nun sobrang taas. Yeah, I can imagine. Saka, anyway, yeah, go. Saka mahal yung ticket na yun eh. Yes. Kasi Clippers-Warriors, hindi murang game yun eh. Hindi. So, tapos VIP pa kami eh. Parang, wow! Thanks, anak. So, nakakatuwa. Na-compute ko na kung magkano. Hindi, na-compute ko na kung magkano. Na-compute mo na? Ako? Oo, na-compute ko na. Mahal nga. Mahal ka nga rin. Kasi, syempre, true love yun. Di ba? Mahal nun. Parang, thanks, anak. So, ang tanong ko sa'yo, and for people to understand also, because I keep telling people, there's a difference between listening and hearing. And the nice thing about you is that you're a good listener. Pero hindi lahat ng tao good listener. Ang nakakatuwa pa sa'yo, you're a talker, but you're also a good listener. And the impression I'm getting is, if you're talking at 100%, you're listening at 200 to 400%. Yeah. Yeah. Exactly. Paano? How did you develop that skill? Because it's a skill. It might be dahil middle child ako. But that might be a thing. It, kasi yun naman, we're all like, parang pag-summarize mo naman yung kung sino tayo. Yun yung upbringing, yung school, yung mga ganyan. Kasama yun eh. Tsaka, being in Ateneo, I was always a class officer. Mm. Ako, dalawa lang sa buong batch namin, sa buong section namin yung officer buong time eh. Ako tsaka yung basis namin si Gush. Okay. Kaming dalawa lang yung officer pareho. Tapos parang, I guess, kasi, yeah, for you to win, and hindi ako tumatakbo. I just win. Because hindi... Parang so, may nag-nominate sa'yo. Oo. I nominate Yael. Yeah. I nominate. He's my Yael Yuzon. I diba, second ganyan. The motion. Yan, ganun. Tapos ako, parang mag-speech ako. Parang, guys, ano sabihin ko? Nag-uusap naman tayo araw-araw. Kung gusto niyo ako mag-vice president, sige, mag-vice president ako. Tapos, I'll try to find ways to serve you guys, I guess. But, you know. Yun, parang ganun lang. Parang wala naman din akong parang Braveheart speech. Pero yun, kasi para ka naman manalo as a class officer, kailangan like kayo. So kailangan nakikinig ka rin. Tas, I guess parang it wasn't that I wanted to win. It just happened. And parang ganun lang talaga yung situation ko. Tsaka talagang nature ko kasi makinig eh. Mahilig ako sa kwento eh. So pag nag-uusap parang, yung mga tito-tita, ang sarap yung nakaganun ka lang, tumitinitin mo na siya nag-uusap. Yeah. Pero at a certain point, parang naging madaldal na ako. Dati hindi ako madaldal ng mga I think it was second year high school ako nagsimulang maging madaldal talaga. Bumabangka ka talaga. Ang nangyari kasi yung mom ni Gab Chiki of parokya ni Edgar naging teacher ko. Okay. Tapos at that point hindi ko pa alam na parang ang tingin ko sa sarili ko average student. Like average basic student, I get B's and C pluses. I'm a normal dude. Tapos naging ka-groupmate ko yung basis namin si Gush. Tapos pinagawa kami ng parang short story. Ang ginawa kong short story, in English ko lang yung kwento nung alam mo yung kwento nung dalawang lasing na nakakita ng pupu sa floor. Tapos sabi nila parang, "Uy, pare, chocolate cake 'yan. Uy, hindi pare, tae 'yan." Ay, sorry, I said the word
Bawat go ahead, say, no, you can say, you okay. can say the word, yeah. Okay, you can say, okay. Actually, ikwento mo okay. na sa lahat ng naano, sa audience, para masaya. Baka hindi na alam. Okay, so may dalawang lasing, naglalakad sa kalye, nakakita sila ng pupu sa floor. Tapos nag-away sila, parang pare, chocolate cake yan. Parang, di pare, tayan, pare. O sige nga, kainin mo nga. Tapos, yung isa tinikman, uy, tae nga. Pero okay lang, at least di natin naapakan. Ayan. Yun na yung kwento na yun. Tapos yun yung sinubmit namin na short story. In English? Tapos yung, yeah, in syempre, structured ng maganda. Yeah. Tapos parang, si Gab Cheeky, the mom of, yung mom, Miss Cheeky, mom of Gab Cheeky. Yes. Of Paroque ni Edgar. Sabi lang ganda sa paper, this is the brilliant work, genius work. Tapos binasa niya sa class out loud the next day. Tapos parang kami yung highest na paper that day. Tapos parang, ah, magaling pala ako. Tapos it sometimes kasi in life all it takes is that one person to make you believe in yourself na when you write a poop story it's fun and creative. So parang ganda ng analogy no? Ang ganda ng analogy, 'di ba, na it took a poop story to yep. get you out of that rut to go from mediocre to thinking of yourself as somebody who can make a difference. And that's what you're doing yeah. naman talaga, 'di ba? Pero ang well, galing eh. Yeah. Let's talk about your mom and dad and how they responded to your desire to be a celeb. Oh. Well, I didn't really decide to be a celeb. I just wanted to be a musician. Tapos hindi ko alam kung celeb ako kasi nakakalakad naman ako sa Nepa Q-Mart before. Eh. Exactly. Pero tanda mo, I mean, people know that you are the first cousin of the most popular actress in the Philippines of that era. Okay, si Donna. Yeah, si Donna. Right? Yeah. And here you are, pero you are one of the most humble people that I've ever met because kahit nung nagsa-sponge ko laka, hindi ko nakikitang dinidikit palagi na, oh, pizza lang ako ni Donna Cruz, ganyan-ganyan. Zoot. Yeah. That wasn't yeah. really part of the equation. And I remember talking to Yanni about it nung nandito siya sa State Society. Yan ang magaling sa inyong dalawa talaga. You did not capitalize on that fact. And ibang mundo rin kasi talaga eh. Parang, pero si Donna, appreciative rin naman sa amin. Like, oh, nag-collab yeah. kami, ginawa na. Sobrang proud. Dahil mapanood mo yung video namin ng Wish. Ginawa ko yung parts ni Jason Everly. Nakita ko yun. Pati yung Tagalog parts. Nakita ko. Pati yung Tagalog ah. Yung mayroong. Yeah. That was my favorite part. I love it. I mean, nakakaaliw mag-Tagalog with an American accent eh. Trinay ko talaga gawing tama eh. Pero diba, I mean, di pa ba sapat yung may isang Erastorza na sumikat? Tapos eto ngayon, isa pang Erastorza na, I mean, no sa Yuzon side. Pero, di ba, parang ayun na naman eh. It's happening again and in another route. Hindi to Cruz, Erastorza to eh. Yeah. Di ba? Pero yun nga eh. Well, so, si Donna rin naman kasi Erastorza talaga. Yes. Yes. So paano yung kwentuhan sa bahay, like around the dinner table kayo na Tita Elsa, yung ano, what's this conversation like nung eto na umuugong ka na, nagkakapangalan ka na, di ba? Actually, nakakatawa kasi I think my mom's watching ngayon. And my dad says nga pala na he watches your interviews din. Also. Oh! So super cool. Nakakatawa kasi at a certain point dahil yung mom ko may expectation ng parang career trajectory. Ang gusto niya mag-artista ako kasi yung mom ko artista fan eh. Yes. Hindi naman siya band fan eh. So para sa kanya, parang ba't ka pa nagbanda kung di ka mag-artista? Parang may ganun. Parang kinukulit ako niyan na parang mag-artista ka na anytime kasi marami na namang nag-inquire na kung game ako umarte. Pero hindi parang iniisip ko rin kasi I had a talk with our manager back then. During that time na people were asking me to do it. Tapos ang advice niya sa akin, and pareho naman kami mag-isip eh, I guess. Parang, hindi mo naman, kasi, oo, nag-a-acting ka, pero hindi mo naman passion yan eh. Ang right. passion mo, music naman talaga eh. So in anything in life, if pasukin mo siya for the sake of glory, without actually wanting to do it, parang short-lived yun eh. Kasi people, eventually, pag walang fire, mag-fizzle out eh. And diba, parang as much as I like film and television and theater, I'd rather watch than actually be part or I'd rather do the scoring kung meron akong thing na pwede gawin. Correct. Kasi diba, parang fish out of water ako dun eh. Tapos, at the same time, parang pilit din eh. Parang, it's just not me.
So, yeah. Hindi mo talaga okay inisip. Na si Donnie gumawa nun. Maliban sa shake, rattle, and roll, hindi mo na inisip na, you know what, pwede kong karirin to, ah. Mukhang okay to, ah. Nakakatawa kasi, hindi ko na sabihin ko sino, pero meron pang, yung pinitch sa akin, I was gonna be launched as an actor na merong ka-love team. Tapos yung concept, yung girl is a tall girl na tisay. Tapos ako, parang, ang gagawin nila, parang I'm a short guy who always gets into fights defending the tall girl. Parang ganun yung gusto nilang gawin. Tapos ako parang, okay, that sounds funny. Basta, di ko na sabihin sino yung mga names, pero nakakatawa kasi alam ko pa rin kung sino yung mga, sino yung itatie up, mga ganyan. So parang, pero yun nga eh, parang, in-entertain ko rin naman yung inquiry kasi friend ko rin yung nagpipitch. Yeah. I didn't wanna be, anyway, ayoko naman parang, oh, ayoko na ganyan. Parang, I wanted to be polite. Middle child ako eh. I had to please a bit. So, kumbaga, diba? I did parang the meeting. Left and right, being in the middle. So now, mm-hmm. marami tayong pag-uusapan na. Pero, so, ang gusto kong puntahan na focus ngayon is, eto na. You are on the crossroad of building a band that would eventually be one of the most influential bands of past the millennium. Okay? And, nakakatuwa because you guys have inspired a lot of people to pick up an instrument, write songs, and all that. That's your legacy. Pero when you were starting out, what was the dream? Did dream and reality equate, or did the dream surpass? Is the dream still ahead of reality, or has reality surpassed the dream? Yun ang alam mo, actually, nakakatawa. Ang tipid ko pala mangarap eh, no? Kasi ang my dream, I knew that we would make it. Kasi I don't walk into something thinking that I wouldn't. Kasi ba't mo patatry kung hindi ka naman naniniwala sa sarili ko? You have to believe in your, diba? You have to believe in yourself. Kasi ikaw yung first line of defense eh. Parang, what do you think? Yes, diba? So, yes. Pero at the same time, ang iniisip ko, what would happen was that I would have a job and I would be playing music at night. That was, parang, I thought that was gonna happen. Parang, kasi, hindi ko alam na there was money involved at all. Ang weird, no? For someone who's apparently quite smart and has a kuya who's also smart, and is, ano mo, parang, hindi ko naisip na there would be money involved. Kasi, it was never like, hindi kasi ako masyadong, I guess, passion kasi. Na yeah, passion kasi. And hindi ko naman sinasabi na materialistic yung mga tao na nagbibilang ng pera kasi, you know, we all need money to, like, yes. buy stuff, buy, yes. buy burgers and pizza. Pero, yung, hindi ko na-anticipate na, ah, pwede ko palang maging parang livelihood to. Yeah, like, yeah. like, pwede ko palang maggawa, tsaka yung aabot sa point na you can help others. And, like, parang, hindi ko na-anticipate yung money part kasi never ko finactor in ang money kasi kahit ako as a person, and hopefully walang umutang sa akin because of this, kapag may mga friends ako na in need, tumutulong ako sa kanila. Alam mo yun? Kasi, yeah. kasi parang, money is just, you know, hindi naman sa money is nothing, it's just that, parang I value other things. Parang I value fulfillment more than anything. Yes. Parang yung being able to contribute to society or being able to shape the youth. Parang mas mahalaga yun kaysa sa what car you're driving eh. Cars are nice too. I'm not saying cars are not nice. I'm just saying, you know, tsaka yung idea rin ng saving. Parang I'm big on that. Parang hindi ako magastos eh. Like this shirt I'm wearing is 50 pesos. I'm so proud of it. 50 pesos. Believe it or That's not. That's $1. Believe it or not, yung mga shirts na suot ko na V-neck na nakikita mo, lahat yun galing 168. Pinadadala ko pa rito. Talaga? 168 sa Divisoria. Yeah, 80 pesos. Ah, like yung mga sinusuot ko sa yung mga sinusuot ko sa intro voice concert sa yeah. na nakikita mo naka-black V-neck lang ako. Puro ano yun? Puro Divisoria 168 lang yun. Pag may umuwi, pag may bumabalik, tatanungin ako, anong gusto mong shirt? Papadala ako ng pera. Bilhin nyo ako ng V-neck sa 168. It's either the red V-neck or the black yeah. V-neck. Puro 168 yun. Yeah, nakita ko sa mga pictures. Yun na lagi yung suot mo. Okay. Para, di ba? Tipid, di ba? Tama yun. No, and yeah, kasi it's a shirt. A shirt will, yeah. you just need a shirt. That's pretty yep. much it. So, I mean, I also have some expensive shirts, pero bigay sa akin. Yes. Alam mo yun, yung mga ganyan, parang regalo yes. sa akin nung yes. kaka-birthday ko lang no November. So parang, happy uy, birthday. Thanks. Parang binigyan ako ng shirt. Hey, thanks. Parang, di ba, ganun lang. So now, parang, yeah. Ito. So ito na, sponge cola na siya, di ba? Ayan ka na. Three people.
people think that three people depend on you, but am I wrong to say that all four of you depend on each other, or is that the case? All four of us depend on Yeah. Galing, we're a team. San Antonio Spurs kami. Hindi kami parang buhakaw team. Alam mo yun? Parang we share the ball. And I feel this a lot. Kunyari, when kapag may nagsisession, magagaling yung mga nagsisession sa amin. Pero alam mo pa rin yung feeling na ang gagawin namin, we're not gonna replicate the set and have someone else do the parts of like the... Kunyari, kung wala si Ted Mark, drummer namin, pag may nagsisession na drummer, hindi ko sasabihin na, uy, mag-drums ka na parang si Ted Mark ka, gayahin mo lang eksakto. Hindi. Si Wendell nagsisession sa inyo. Pag si Wendell, iibahin na niya yung plano. And we welcome that. Kasi we're very collaborative and we just want people to be themselves. Right. And also, parang it's how a team works eh. So, kahit mag-plug and play kami, dahil Spurs system, dahil San Antonio Spurs fan ako, kahit umalis yung starting guard, yung papalit, be yourself. Parang, when it's usually, kunyari, si Io Marcos of marami siyang banda, of Salamin, of Kwan. Pag siya yung nagda-drum sa amin, sabihin ko talaga, bigatan mo lang kasi yun naman yung trip mo, diba? Parang lagyan mo ng parang finesse sa hats tapos mabigat na. Yung snare drum niya parang tunog thunder every time eh. Parang papaganon ka. Parang, yung palo na parang ang bigat ng snare. Oh, sarap parang lion no eh. Oh my kasi God. Mukha siyang lion din naman eh. So, parang pasok. Si Io. Hi, so, Io. So, si Ted Mark at si Chris ang talaga naging dalawang permanent. Two permanent drummers. Yeah. Mo. Yeah. Yo. Yes. Okay. Tapos spoiled ako doon kasi pareho silang sobrang ganda ng metronome. Like, alam mo yung hindi bumibilis, hindi bumabagal. So, pagka may ibang nagda-drums, okay rin naman si Io. Pero, nararamdaman ko sa mga ibang, napapansin ko yung metro sa ibang set. So, kaya ako, yung same day edit video na I was talking about, yeah. Ang dali mag-edit for me. Kasi, hindi nag-iiba yung metro kahit kumuha ako sa verse, kumuha ako sa chorus. Pareho silang ganun eh. So, yeah. Magaling si Ted Mark ba, nagme-metronome sa tenga niya? Hindi. Parang sa puso lang eh. Yes. Nice. maganda lang talaga yung metro niya. Parang kasi, as a person, dahil relaxed siya na guy, pag nasa States kami, siya yung madalas kasama ko sa States pag nag-travel kami. Pag nasa States kami, laging problema namin, saan tayo kakain? Ikaw, saan tayo kakain? Kasi pareho kaming chill lang sa mga ganyan. So siya, pag yung drums niya, kahit na nagiging intense yung kanta, hindi siya bumibilis. Parang nag-iiba lang chill yung dynamics. Talaga. Yeah, chill kasi siya tao. Ganun lang yung metro niya kung ano lang yung kailangan every time. So, ganun. Kaya yun, mahirap lang ha, kasi ang bagsak namin lagi, puro Panda Express. Kasi yun yung parang gitna eh. Pero okay rin naman yun. Yeah. Tsaka tipid. May brown rice sila eh. I know. Tsaka maganda yung ano nila, yung food selection. So ngayon, songwriting. Sorry, napaisip ko bigla. Meron akong favorite food doon na allergic ako. Yung, which one? Yung shrimp walnut. Oh, walnut shrimp. Yeah. Oh, steak and walnut. Allergic ako doon eh. So allergic sa walnut? Sa shrimp. So I can only have 3 or 4. Tapos parang, so pag chinuchu ko yun, matagal. Grabe, no? But yeah, ha. Pero meron na ngayon sa Philippines, eh. So yay. At the Panda Express? Yeah. Oh, wow. Galing. Mga parang, I think I have 6 branches, 5 branches. So, yeah. Ang dami, pati Buffalo Wild Wings, meron na rin dyan, eh. Meron, malapit lang sa bahay namin, meron din, yeah. Doon kami nanonood ng mga, ano, Pacquiao fights. Sa Buffalo Wild Wings? Yeah, parang may entrance, tapos may table. Napunta ako sa may Capitolio, yung... Union. Oh, Union. Doon, Union. Yeah, okay, that's the big branch. Capital Commons. Capital Commons, yeah. Yeah. Bumili kami ng condo ni Jaja sa Secret. Pero malapit doon. Pero okay, alam ko na. So I guess Secret din. Kita tayo pag andito ka. Kasi malapit din yun eh. Pwede ko i-bike yun eh. Tapos, neighbor. Oh, neighbor. Okay, now. Ang ano, eto na. Ay, sorry. O nga pala. Pag nasa LA ako, pag nasa California ako, nasa Cerritos ako. So, malapit din. Oh, malapit lang din. Yes, malapit okay, lang din. Okay. Magsa South Street tayo. sorry. Pero diretso. South and Gridley para Starbucks and all that. Ah, sa may 183rd. Sa kanto ka pa ng 183rd. Malapit sa may Yogurtland. Yes. Okay, dadaan na kita ron para mag-ano tayo. Ay, so, tas kailangan ko lang ikwento, sorry. Hindi ko alam kung alam ng mga tao to eh. Yung kung naabutan nyo pa yung Sing Along Corner, tita ko yung owner nun. It's basically one of the first ever parang record bars ng Filipino music sa, well, iba-ibang music, pero record bars na Pinoy yung may-ari, tapos merong mga, nagbebenta sila ng mga magic mic back then.
This was yeah. like, this was in that same area, Sengalong Corner. Okay. So, yun lang. Grabe, ano? So, mga tapos, bibili pa ng chip, mga ganun. Yeah, yeah. Pag kailangan mo mag-upgrade, pag malapit na mag-Christmas party. Diba? Yun. Wala lang. So, tita ko yung owner nun. So, malapit yun sa bahay. So, di ba? Parang, doon din yun. Yeah, malapit sa 183rd. Nakakatuwa, eh. Anyway. Cerritos, the place to be. So, yun nga, tanong ko nga, when you guys formed, so, si Chris pa yung, yung drummer, and then you yeah. wrote more songs. Ikaw lang ba ang songwriter? Who writes the songs in the band? Actually, we all write, pero mostly, parang kami ni Gosh yung bassist namin, yung nagsusulat ng mga songs. Parang, ano kasi, wala eh. Parang ako, madali for me magsulat ng kanta. Kasi, right. parang mabilis lang ako mag-function. Tsaka, wala na kasi akong hang-ups na parang matutuwa kaya sila dito. Parang ang mindset ko na lang, basta labas mo. Tapos gawin natin. Kung pangit, edi pangit. Parang kasama yun eh. Can we talk about that? Because, you know what, that is, paano ako sasabihin, advantage yun eh. Kasi ako dati, I would tell people, just write for the garbage can, di ba? Don't critique your own work yet. Sulat yeah. mo lang na isulat. Ilabas mo lang. Pinag-uusapan natin ang mga kanta, di ba? Like the good songs are done in 5 minutes, 10 minutes. Yeah, and, yes. And hindi pinag-isipan kaysa ma-frustrate ka. But kayo, ikaw, can you expound on that dun sa mga future songwriters na masyadong critical sa gawa nila? Alam mo, lagi ko lang iniisip yung, hindi ko alam yung exact quote eh, pero yung sinabi ni Michael Jordan, yung you miss all the shots you don't take. So, just keep writing. And just kasi diba parang huwag ka matakot na hindi pumasok. Ang hindi pasok, yung tirang hindi tinire. Diba? So, gawin mo lang yung song. Tapos, ihain mo. Pwede kung may bandmates ka naman, meron naman mag-i-edit for you. Eh. Parang, or baka may idea sila kung paano pwedeng i-develop. Pero, yun nga, kung wala kang ihain na song sa bandmates, it's gonna be a very silent band room. Parang naririnig mo lang yung tik-tak-tik-tak. Diba? So, do you feel na kayo ni Gosh, that, like sina Ted Mark and do you feel like they expect you guys to keep writing songs to keep the band going? Nakakaramdam ka ba ng pressure? Well, walang pressure from them eh. Parang it's more of, alam naman nila na this is our nature. At this okay. point, parang 20, kasi this is actually, this is our 20th year as a band eh. Parang, galing, no? Ang weird no, kasi may feeling ako na parang kaming Kobe Bryant dahil ang aga namin nagsimula. Yeah. Yung mga kasabay namin a bit older than us eh. So parang high school kami noon eh. Yeah. So parang sa tagal na namin ginagawa, hindi rin ako takot na wala akong masulat. Kasi wala, hindi naman nangyayari yun eh. Kasi masyado akong maraming pinapakinggan na kwento ng tao tsaka ng buhay para walang masabi. Parang yung wife ko may theory eh, na lahat ng mga banda na tumagal, kung pansinin mo, lahat ng mga songwriter at members, yung mga lead singer nila usually, sobrang daldal kausap kapag kasama mo sa inuman. Kasi parang sila hindi nauubusan ng masasabi eh. Kasi ang dami nilang thoughts eh. Parang hindi ka naman kasi ako pwede mo kausapin, kaya natin mag 6 hours dito eh. Kaya lang meron kaming jam mamaya eh. Pero parang alam mo yun, parang weekend. Hindi, kakancel natin yung jam. Tinitingnan ko na nga yung oras. Kakancel. We could do this all day. Pero di ba parang... Sarap nga eh. So parang, I think, yun eh. Nawala ko yung sarili ko ng konti dun sa idea na... No. Naamo. Hindi. Kasi di ba, like, it just comes naturally. And ikaw, marami kang sinasabi. So pretty much, nire-regurgitate mo lang yung mga thoughts mo into poems or lyrics, into songs. Yeah. Nagiging one, hindi nga chapter, nagiging one section, another section yeah. of the same story. Which, by the way, I don't know if you've done it, pero alam mo yung ginawa ng Extreme, yung character nila na si Little Jack Horny, tapos yung buong album ng Extreme is about that character, or parang yung American Idiot ng Green Day. Green Day. Diba? Uh-huh. Na may character talaga. Uh-huh. Meron ding something you can also explore. Diba? That's something diba? You guys can do because ikaw nga, you're so profound. You can write one album, different parts of the story, and then isang character, mali mo maging parang muling El Bimbo yung dating noon, diba? Yeah, parang future. Musical. Yeah. Yep. These are all things that can be done. And also like, kanyari ako, parang recently, I got super into K-dramas. Like super into serious? It. Like parang... Yung umabot sa point na pag nanonood ako, nahihirapan ako pag hindi Koreano yung pinapanood ko. Kasi parang mas gusto ko sila panoorin. Kasi parang ibang mundo for me eh. So bagong-bago eh. Tapos parang ang ganda ng writing, ang ganda ng production value. Parang
yung design, lahat. Parang ang galing. Tapos yung soundtrack, ang ganda na karang. As a musician, tingin ko mas naiintindihan to ng musicians eh. Kasi may mga tao nagki-criticize na, ano ba yun, di ko malang naiintindihan, ba't yung magusto yun? Parang, eh kasi pag musician ka, kahit narinig mo palang yung pulso ng mga salita, alam mo na yung pinapahiwatig eh. Yeah. So ako, parang I was watching Startup. It's essentially like, siguro siya yung second kong K-drama na pinanood of all time. I mean, ever. Tapos sobrang, I got super into it na by episode 9, which is usually the pivotal episode sa isang series. Apex, yeah. Yung parang, oo, oh, yung parang, biglang kasi favorite pa nila gawin, biglang mag-freeze yung, mag-flash yung scene, tapos mag-stop yung credits bigla. So parang may pagkagulat. So ako parang, oh, buta akong gitara, sulot akong kanta, in 4 days, recorded na yung song. Parang, alam mo, tapos, galing, no? Nangyayari talaga eh. Ang galing kasi eh. Ang galing kasi ng music na pwede mong, imbis na i-feel mo lang yung emotion, pwede mo i-purge yung sarili mo of it, tapos gumawa ka ng kanta. Alam mo ba, Yael? Diba? Share ko lang, no? Shameless plug, since binanggit mo yan. Yung mother-in-law ko, mahilig siya, mami ni Jaja, mahilig siya manood ng mga K-drama. So one time, nahawak akong gitara, nanood ako ng K-drama pinanonood niya. Same experience. I picked up the guitar, I wrote a song. Siya yung theme song ng Madam Pushy sa Pilipinas. So, okay. Ang kumanta si Bianca Umali. Yung song ni Bianca Umali na Kahit Kailan Yun, I wrote that song for the... As in, by chance lang lahat yun. Nanood ako ng K-drama. Na-inspire ako. Sumulat ako ng song. I think, ito yung ano ha, ito yung... Paano ako sasabihin? This was around the time na ang intro voice was being self-critical. Kung kailan kami tumanda, naging self-critical, wherein we would present songs na parang paulit-ulit, di ba dapat ganyan, ganyan, ganyan. So parang napikon ako sa sarili ko na, you know what? I'm just gonna send this song out to GMA. Titan ako kung matatanggap nila. And sabi ko, sinulat ko ito, K-drama inspired. See if you guys like it. Yeah. And then ginamit nila sa Madam Pushy so they can look it up. It's called Kahit Kailan. Yun. Same experience. Nasa Spotify naman yan, no? Nasa Spotify yun. But same experience. Parang, wow. And yun, yung mga kwentong ganun. Like, you took that opportunity to write songs based on what you saw. Diba? What can you tell other people na sinasabi lang, hindi kasi ako motivated eh. Hindi ako inspired. Is that an excuse? Is that a smokescreen? Is that fear? Ano ba? If you're feeling that you're not motivated, baka you're just not listening enough. Pero hindi mo rin masisisi kasi baka may mga times din naman na hindi ako motivated eh. Mga once every 17 years. Then hindi talaga nangyayari. May kasi parang ano eh, parang kasi ano eh, kapag part na siya ng personality mo, parang you know how some people when they stand up, kahit na naka-short set, naka-boxer sila, gaganon pa rin sila dahil iniisip nila yung susi. Parang hindi, wala pala akong bulsa. Mga ganun, parang sa akin ganun ang songwriting na eh. Parang when I feel something, tapos I feel strongly about something, I'm gonna write. Parang, and how do you write? Ewan ko, siguro, how do you write? Random eh. Minsan, mauuna talaga yung melody. Okay. Minsan, mauuna yung lyrics. May mga times na nauna, we have a song called Tambay. Tapos it goes, tumatambay at nagkakatitigan. It's about friends hanging out, tapos nagkakadevelopan. Pero ang initial lyrics nun, nung time na wala pang data masyado, sa Pilipinas, bigla ako nagkaroon ng wifi sa gitna ng intersection sa Mekamuning. Tapos ako parang, it's like wifi in the middle of the street when you got some time na 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 na. Tapos parang, pag uwi ko, ginawa ko na lang na let's not sing about wifi in the middle of the street because it's so random. It's relatable but random. So let's just write something about parang friends falling in love kasi nangyari pero, naman yun yung pagsabarkada. Right. Kaya lang yung melody was already more of like a hook in itself. Na parang, oh, pwede itong melody na to. Parang ganon. Tsaka it came in a chunk eh. It came in as one chorus. Parang yung, kasi parang voice note ko agad yun eh. Parang, okay, voice note agad. Ano pa yata yun? iPhone 3. Yung ganun pa kaluma. Maganda, malinaw yung so mic. So you are using the tools na sa harapan mo kasi I keep saying, you know what, your smartphone is only as smart as the person using it. I think pinost mo yata yan dati sa Instagram ba? True. Diba? Tama. So, tira mo ikaw, yung voice memo, nagamit mo kagad because that's it. Yep. Na-capture mo yung moment. Condenser mic siya eh. Parang condenser kasi. Ang warm nga ng tunog eh. Huli nga niya pag pa-usk ka eh. Yep. So, anong nangyari? So, that's all. Pinata mo ng lyrics, nagkatitigan, and... Tapos, nung pinilihan ko sa band... Okay. Anong ginawa ng band? Like, pinarinig mo kay Josh muna. Catchy. Yeah.
Oh, hindi. Pinarinig ko sa kanya. Tapos parang sabi nila, catchy. Tapos may kembot. Kasi yes. gent. Tapos it's very stadium rock glam, which is something we all like. So parang yung production, nung ginagawa na namin, ang plano talaga, gawa tayo ng stadium rock song. Lagyan natin ang part na ganyan. So time out. Oh my God, na-excite ako sa process nyo. So pretty much, may alam mo sa philosophy, existentialism versus essentialism, yeah. Diba? So okay. Yung song, hindi pa nagagawa, may essence of the song na tipong all of a sudden, pumapasok na lang yung components para na-visualize yun na, oh, pwede ito pang live set, pwede ito pang album, na yung arrangement and everything else, everything is considered. Tama ba? Or... yeah, parang nangyayari kasi, marinig mo palang, parang, I think it's like you close your eyes and you can already like hear it. You can see it and hear it. Yeah. So parang it's a stadium rock song. It sounds like parang, wow. I mean, there are a million ways of doing a single song. Lalo na pag maganda yung kanta kasi it can be done so many ways. Pero parang, right. ang goal lagi namin is how do we maximize? It's never, hindi bida yung band eh, ang bida yung kanta. So how do we, this song that was written, how do we maximize it para maging its best version? So parang how many iterations yan? Like how many from draft to final, how many runs nyo ginagawa? When do you say it's enough? May mga iba-iba eh. Parang alam mo rin agad when it feels right eh, na parang okay, this was, kasi may mga times na we would work on a song tas parang eventually si Armo, siya usually pinaka parang, for me siya yung parang editor namin, yung gitarista namin. Parang biglang gagawin niya, hindi. Mali itong ginagawa natin. Parang ano lang tayo. Hindi ito yung best decision. Ang pinakatamang gawin, let's just, if it's sounding cluttered, let's keep it simple. Balik tayo dun sa acoustic guitar and vocals. Kasi ganyan naman nagsimula ang Sponge Cole eh. Puro kami acoustic guitar writing and vocals eh. Yung pwede mo kantayin sa kaibigan mo sa telepono habang naka-landline. Tapos, yeah. Nakaganyan. Yeah. So parang, hindi kasi dati, kaya madali yun. Kasi pag pinawisan ka na, didikit na yung phone mo sa yes! phone mo eh. Yes! Kasi mainit, diba? So parang, tapos pag wala kang shirt, yung gitara, yes, nakadikit na rin, yeah. Ah, diba? So madali, hindi kailangan na strap. So, tapos dalawang fingers lang gumagalaw, usually, kasi para hindi mali, diba? Para abot-abot, oh. Diba? So, ganong songwriting style eh. Parang yun yung naging approach. Tapos nag-work lang talaga. Parang, yun eh. Committed kami to the song. Kaya kami, hindi kami nag-iisip ng genre. Hindi genre yung idea namin eh. More of... hindi kasi feeling ko, if you limit yourself to genre, mahihirapan ka gumalaw eh in the future. Parang, or actually, kahit yun. Sa present. Nangyari diba? Siya. Yeah, totoo yun. Tapos, okay. Now, nandiyan na yung mga songs. Do you have a producer or kayo rin ang producer ng song? We have a producer. Anong role when niya? We were starting out, yung kuya ko yung nagpo-produce ng mga songs okay. When we were starting out. Pero a lot of it is really just... kasi my brother's also busy. Darating siya sa recording. Kasi recording namin bahay eh. Yung first album. So sabihin niya parang, uy, mas maganda yata ito kung ganito, kung ganyan, kung ganito, ganyan. Tapos i-assess namin. Tapos gagawin namin. Uy, oo nga. So, ganun yung nangyayari. Parang, tapos nag-produce din sa amin si Pat Tirano, si Eric Perlas of Tower of Doom. Yeah. Right now, we're working with DJ Joey Santos. So, ngayon yung direction namin, dahil DJ siya, parang mas may electronic direction ng konti. Without compromising yung roots pa rin ng band. So, it's still organic. So, but it's like a digital organic, if that makes sense. Yeah, it makes perfect sense. So, eto ang tanong ko dun sa part na yun, binigay nyo kay DJ Joey Santos yung kanta. Mm-hmm. Because you've experienced other producers. Yeah. Pag binibigay nyo ba sa producer ang isang kanta, is it more like, see what you can do with it, or this is what we can do, we just want you to see if this is good or not? How does it work? Alam mo, parang I think it's a little bit of, normally, hindi kasi, dahil pandemic kasi kami nag-start with Joey, so umabot sa point na parang siya na yung outside person na nakakausap namin eh. Kasi konti lang naman yung, limited naman yung interaction mo with the world eh. Yeah. So, parang ang nangyayari, this is the song, I'll present it, tapos we'll all throw in ideas na how we can go about it. Tapos parang he'll recommend certain mga iba-ibang treatment. Pero it's usually like done as a group pa rin. It's like instead of having four people, it's four and the producer. Tapos it's still like a team thing. Parang ganun pa rin kasi yun naman kami ever since eh. Parang right. Tapos ako I never pag from a creative standpoint, I never veto
like a decision. Lalo na pag producer nag-call, sa isip ko kasi mas mataas dapat yung producer kasi parang ba't mo pa siya kinuha kung ako rin naman yung magdi-dictate? Parang, 'di ba? Parang so talaga tiwala before you get a producer, dapat you've done your due diligence na talaga okay, pagkakatiwalaan ko tong taong to and all that stuff. Yeah. Eh mukhang magaling yata talaga siya eh. He's like really good at what he does. Tsaka kasi he listens to a lot of artists. Correct. Wala siyang nung genre bias, which I think is a problem that you can have as an artist. So parang he listens to everything and sees the value of everyone. Correct. I think that's what I mean. Eh. Parang pinapakinggan niya lahat. Yeah. Diba? Yeah, you can't limit yourself to parang I only listen to rock music because that's my thing. Parang sige, if you're a listener, I mean, it's your right. But if you're a producer, kung yun lang ang meron ka, makukulangin ka ng bag of tricks eh. Yes. Parang maganda na marami kang kayang gawin, kayang isipin, tsaka kaya mo lumabas dun sa box na yun. So, laking bagay. So ngayon, okay. Apat kayo, producer. It's always been like that. Apat kayo, producer. Ang tanong ko ngayon is, yeah, ilan sa inyo may asawa na? Ako pa lang. So ngayon, ang your wife is equally talented. Si Kay is equally talented. Yeah. Yes. What's the conversation like when... Dati kasi... Nung wala pa si Kay sa buhay mo, it was a song in your head, probably Yanni, probably yourself, and then diretso na yan kay Gosh, diretso na yan sa kanilang lahat. Diba? Mm-mm. Ngayon na siya si Kay. Mm-mm. What's the conversation like at home before the song goes out? Or does the song just go out and then your wife just goes, whoa, hindi ko nakita yun na. Actually, yung nangyari, sometimes dadaan ko pa sa wife ko yung song. Kasi yung wife ko alam naman yung ginagawa niya. Alam mo yun, yung parang... Yes. Kasi maraming... I also like talk to a bunch of other songwriters. Some of them younger, some of them older. Because you can learn from every songwriter from any age. I mean, yep, you can talk to someone who's a veteran. You can talk to someone who's a starting songwriter. Yep. Lahat yan may ambag. Kaya you should always respect every single songwriter and musician. Lahat yan may kaya gawin. Kasi guess what? Hindi siya ikaw eh. So, alam mo anong kaya mo, pero iba yung makinig ka sa alam nila. Parang... regardless of kung ano yung experience nila. Kasi minsan yung lack of experience pa yung magandang tip eh. May mga ganyan eh. Kasi wala siya, may gagawin siya na sobrang somersault eh. Parang, uy, okay na. So ngayon, yung wife ko is another, parang ano siya, another set of like biases and another set of mga experiences. So, I'll make her listen to the song kasi parang magko-comment din siya. Tapos, minsan sinasabi ko rin naman, actually madalas, hindi pala minsan, madalas sinasabi ko sa meeting namin na parang, Kay thinks nga pala na ganito ah. The similarly, like kunyari, our producer also has like a set of friends na pinaparinigan din yun ng material to para may feedback. Kasi it's just, I think being a musician, that's a very important tool eh. To talk to, when you have a team na sobrang lawak ng pwede niyong gawin, na, I mean, you can talk to, like, pwede ka mag-consult. Kasi yun eh. That's basically what it is eh. It's parang condensed consultation of a band. Yes. When you talk to your friends who are also musicians, and you get what they, I mean, you, kung ba, alam mo yung what they think. You know, what's admirable with you? You value your wife's opinion. And that's very important, ha? Talagang, magaling kasi. Nakikita ko kayo. She's good. Yes, she is good. Tsaka, hirap ako mag-minor scale, eh. So, pagka minor, dinadaan ko sa kanya. Kasi parang, hindi ko masya... Kasi hindi ako mysterious eh. So, you're a happy diba? Guy. Happy guys tayo eh. Kung kumbaga, dapat bright, di ba? Eh, pag nag-binary scale, talagang melancholic na yan eh. Di ba? Parang ganun yun eh. Pero yung wife ko, kayang-kaya niya gawin yun kasi R&B yung background niya eh. Parang, yes. Parang, I think, early 90s ba? Hindi ko alam what it's called anymore, pero parang meron siyang vibe eh, na iba. So, I talk to her. How long have you been married? Parang you have to utilize everyone eh. 7 years na ba? Oh, sorry. How long have you been married? 7 years. Seven years. Galing. Pero 11 years na kami together. Yeah. Anong ang corny naman kung tatanong anong secret, hindi secret eh. Pero, paano ang dynamics ninyong dalawa? Bago mo sagutin yan ha, hindi tayo magko-commercial, pero bago mo sagutin yan, i-compare mo yan sa dynamics ninyong apat. Here you are, nakikita ko si Yael in a relationship with 3 other men and in a relationship with the perfect woman. And it's working. Not only that, you're in a perfect relationship also with 2 siblings. Is that the middle child syndrome? Kaya nagagawa mo lahat to, nadya-juggle mo lahat to. Because ang perception ko, and again, I'll say perception because I don't know what's going on behind closed doors.
But ang perception ko is that you've got it together. So where are we? Well, alam mo, everyone naman, meron din namang share of problems and ups and downs ang lahat ng tao with all these relationships. Pero I think what's funny lang, na-realize ko lang ngayon na, I think my wife fits into that team dynamic na meron yung banda, na meron din ako with my siblings. So parang I think can you expound? Can you expound? Because I think ako kasi panganay ako eh. Ikaw middle child kayo. So magkaibang perspective tayong dalawa eh. Ako, kaya I had failed marriages was because I was very, very domineering in the beginning. And I'll admit to that. I had to rewire my thinking. And now, kami ni Miss Jaja, nawala si Yael, nawaya, antayin natin bumalik. We will magsha-shoutout muna tayo. Okay. Shout out tayo. Si Shane is here. Yon. Nawala ka eh. Pabalikin natin si Yael. Hold on, brother. Para pa. Teka lang, people. At ilalagay natin si Yael sa yon. Are you back? Can you hear me? Yeah, right here. Okay, right here. Yeah. Okay. So sabi ko nga na it took a while for me to be in a good relationship because I had to remove that panganay syndrome na yeah. Alam mo yun, hindi, pakinggan mo ako, yung mga ganun. I had to stop that. I really had to practice how to listen. Kaya nga admirable kayo because that's a trait that you, I guess, innately have plus extrovert ka pa. But alam mo yun, yung tipong expound further when you say si Kay fits in to the whole team scenario. Is it because you're looking at it from a middle child perspective? Paano? It might be that. It might also be dahil sa San Antonio Spurs. Parang never, kasi ako parang never ko nakita ang isang team as one player doing a lot of work and doing a good job eh. Parang it's really a bunch, everyone. Tapos ayoko rin yung term sa basketball na role player. Yeah. Kasi hindi ba lahat ng tao role player? Because we all have roles. Yes. Parang sometimes yung isa is more of a scorer and someone is more of a rebounder, but they're all doing what they need for the team to win. The team is the ultimate bida. So ganun ako sa siblings ko, ganun ako sa band ko, and ganun yata ako sa wife ko, I think. So parang if you plug and play, kaya my brother was able to produce us as well. And my sister, we've been working naman with her in and out of like different things for a lot of, ayan, parang nag-comment si Amalia sa comment section. Yael is a point guard kasi. Kasi yun eh. By default, I am a point guard. I may not be, tapos hindi ako yung point guard na may hawak ng bola lagi ah. I can be off-ball na point guard. I can correct. Be someone who's just orchestrating without needing the attention and having to hold on to the ball. I can share it. Tapos kayo muna yung bahala dyan. Kaya malakas dyan eh. Like kunyari, with graphic design, with inlay, hindi ko forte yan. Hindi ako magaling mag-drawing eh. Mga drawing ko mukhang 8 years old gumawa eh. So, yung gitarista namin, tsaka yung bassist namin, si Gosh at si Armo, sila yung magaling sa ganyan. So, sila yung pinapahandle ko ng visual stuff. Kasi, I'm not good at that. Parang I'll contribute elsewhere. So, ganun. Parang it's part of our dynamic din. And then, ang ganda rin ng ano, ngayon ko lang na-realize, si Kay pala is panganay, ikaw is gitna. Yeah. Tapos at the same time, yeah. I think that makes sense. Yeah, that's supposedly like a good dynamic. Diba? Yeah. I mean, so, eh kasi anong problema ng mga lalaki? Hirap na hirap sila to listen to their wives. Yeah, pero yung wife ko kasi parang maraming thoughts eh. Tsaka kailangan mo kasi i-acknowledge ko pag magaling yung kausap mo eh. Yeah, pero ikaw, you're a good listener nga. Kaya nga ang galing na pasok. Swap. Yeah. Si ano, si Marie, may maganda yung tanong niyo. Hi, Yael. Have you written anything related to grief? I just lost my dad. Hi to Marie Lulu from Tarlac. Sorry to hear that. Sorry to hear that, Marie.
Actually, wala akong maisip dahil sa dami ng songs na nagawa ko, ang hirap, hindi ko maisip kung ano yung tungkol sa ganun bigla. If anyone sa comments can help me, like si Amalia, baka may maisip ko ang song ng Sponge for that. Sorry, kasi I know a lot of them actually sa comment section. Hi to Rax, hello. So parang, so yun lang, sorry, hindi ako makaisip ng song na exactly pasok sa ganun eh. Pero hindi ka pa rin susulat ng song about grief. Is that because of the personality part of your life? I mean, I don't want you to write based on life experience, no? Bad trip yun. That might be it, yeah. That might be a huge factor. Kasi parang, baka kaya wala akong song na ganun, no? Kasi parang hindi pa siya, parang hindi ko pa na-experience enough. Chicks, wag muna. Knock on wood. Wag muna, yeah. No. Ngayon, let's talk about your love life. Hindi pwedeng hindi natin dadaanan yon. Because it could be a template, eh. Diba? Like, you're into your first, I'm into my third. And I finally got it right the third time. Alam mo yon? Mm-hmm. Yung tipong, I take pride, like, nag-sorry na ako kay Geneva, nag-sorry na ako kay Tiny, we're all good. And they're happy that I've finally found my groove. No pun intended. Pero ikaw, you seem to have it all, parang all figured out. Is it because of your stability within the family, your mom and dad? Or is it because innate yun sa'yo? Paano? Anong pinag-usapan nyo? Because high profile kayong dalawa. And high profile people are vulnerable to attacks, di ba? From outside or within. How? Yeah. Well, ano rin naman eh. Parang, so much of it is also parang no one's perfect, so you just have to accept accept na sometimes you'll make mistakes, sometimes you'll stumble, tapos parang it's always just parang hope for the best, parang minsan close your eyes, hope for the best, and just kind of like best element, parang just give it your all element, kasi wala namang perfect situation eh, tapos parang you just kind of roll with the punches, and yeah. Parang, you know, I mean, gets ko rin na some things may seem perfect, pero lahat naman bagay may ups and downs. When so, you say roll with the punches, like, you pick and choose your battles? No, it's more of parang alam mo naman na sometimes life will, like, parang some things won't go your way. Tapos parang you just kind of, parang pummel through it, parang kailangan mo lang bumawi sa mundo eh. Minsan sa universe, parang kailangan mo lang talaga bumawi sa mundo eh. And hope na, kunwari, mga mahirap na bagay, sa experience ko at sa experience ng mga kaibigan ko. Maraming tao kasi dahil middle child ako at ginagawa nila akong diary. Parang ang pinakamahirap. Hindi, okay lang naman sa akin. Kasi I'm pero totoo yun, ha? Ikaw ang palaging, I mean, yeah. When there's a problem, yeah. They like talking to me. Mas parang so much of it is really like, ang pinakamahirap na part is forgiving yourself. Explain. Kunyari, every time, let's say, relationships, when people make mistakes, you'd think na yung person na may ginawang mali, yung parang happy-happy, tapos malungkot yung, I guess, yung na-agrabyado, siya yung mas malungkot, di ba? Pero maraming times na madali, kasi mas madali yata mag-forgive yung person na na-agrabyado kaysa dun sa tao na may ginawang mali. Kasi forever niya dala yun sa sarili niya na may ginawa kang mali. And ang hirap dun kasi sometimes feeling ko it can eat you up. Oh yeah. That feeling can eat you up for a long time, even during your highest moments. So parang every time that there's a, kunyari when people, even when there's a get together and they start doing the chismis thing and they start talking about someone who made a mistake, ay ang lagi ko sinasabi, guys, alam mo, parang hindi ko sila kina-canceled. Kasi parang alam ko na mabigat din yung pinagdadaanan ng mga ganyan. Kasi kahit na sila yung may ginawang mali, yung guilt ng ganyan dala nila for a long time yan. So I just try to be as parang wala eh. Kasi parang ano rin yan eh, paano pag ikaw yung may ginawang mali next time? Sa next round, paano kung ikaw naman yung eliminated? Parang ganun. Gusto mo ba talagang, di ba, parang ano rin eh. Parang you can make a mistake eh. So parang wala eh. You just have to make, siguro, like, it would be nice to have a culture of forgiveness without forgetting. Di ba, parang, let's talk about, daanan natin sa saglit yung cancel culture because it's sad. You know, nawawalan tayo ng boses. Pag minority ka, wala kang boses. Pag majority ka, whether tama o mali ka, ang lakas-lakas ng boses mo and feeling kailangan, yan lang ang boses. Mm-mm. Ano rin eh.
nawawala kasi yung dialogue kapag biglang, ah, yeah, hindi, hindi na, canceled na yan. Parang, with every, kahit simple things or kahit yung mga controversial things, eh, parang when you canceled someone, parang, yeah, wala nang discourse. Hindi, nag-decide ka na. Oh, yeah, nag-decide ka na na tapos na yun. Tapos, mm-hmm, parang wala ka namang napulot enough. So, parang, pwede mo naman kasi bigyan pa rin ng pagkakataon yung person na magsalita, eh. Tapos, yeah, at the same time rin, parang lahat naman tao may ginawa ng mali at one point, eh. Parang pwede pa naman. Alam mo yun, it's just, I don't know. Parang, alam mo, ang pinakamagandang example dyan, pag, like mag-asawa, hate na hate ko talaga yung word na basta. Hmm. Parang, parang, kasi parang, okay, that's like the death of conversation right there. Diba? That's like cancel, yeah, parang cancel culture part yun, eh. Eh, basta. Oo, parang micro level. Tama. Oo nga, no? Diba? Say something. Bakit ayaw mo? Basta. Ha? Parang natin pag-uusapan to. And, you know, awa ng Diyos, hindi ko na encounter ngayon yun sa amin ni Jaja. Talagang, bakit ayaw mo? Kasi ganito, ganyan. Okay. Thank you. I mean, I don't agree, but I respect. Hmm. Diba? So, yeah. Yeah. Tsaka para lang, you know where the person stands. Yes. Diba? Sa intro voice, ganun din. Dati si Jonathan would say, basta. Huh? Kasi, naiintindihan ko naman siya. Siya yung singer. Yeah. Ako nagsusulat ng song. So, ibibigay ko sa kanya. Pakakantay ko sa kanya. Mm. And then sabihin, hindi ko, parang, ano? Parang, hindi. Bakit hindi? Basta. Wala, baka ano yun, eh. Baka, nakaka-frustrate nga yun. Pwede kasing problem yun na inability to articulate what, yeah, you feel. So ngayon, yeah, ang panlaban doon namin is hindi ka pwede mag-troll, hindi ka pwede magsabi ng basta, kailangan pag sinabi mong hindi, may ipapalit ka. It doesn't have to be better. It just has to be an option. Di ba? Yeah. Parang ganun. Okay. So, yeah, I get it. Kaiba may ganun? Like, alimbawa, alam mo, I think may mga ganyan din kami na situation. Pagka kunyari may mga nagsasuggest kami ng mga decisions na pwede, and then, options na pwede gawin, tapos biglang, ayoko yan. Tapos parang, oh, so ano yung gusto mo? Di ko alam, eh. At siya parang, okay, hirap yun. Pero lately, hindi na nangyayari yun, eh. Pero diba, na nakaka-frustrate lately yung ganun. Yeah, yung parang, oh, so basically, you just said no to an idea without anything in return. Do you want us to just stare at a blank wall? Parang ganun, eh. Yes, thank you. Wall. Diba? Parang, it's a, okay, let's just cast a shadow or something. I don't know. That sounds like a fun activity. So, paano nyo na-overcome yun? Hindi, wala. Bihira rin naman, tsaka yung mga ganyan namin, small things. Mga tipong, saan tayo kakain? Tapos parang, ayoko dyan, eh. O, tapos parang, oh, alam God na nga natin na konti yung options dito, eh. Hindi, kanyari, sometimes kasi pag out of town ka, may mga times na after playing, wala nang bukas na restaurant. Wala na. Sarado na lahat. Yeah. Kasi we play everywhere, right? So, yes, parang, tapos parang kung ayaw mo yung meron, o paano na? Right? Pero it's more of, pag ganyan nagtitingin na kami, we can brush it off. We just kind of laugh. Parang, okay. So, I guess someone's not eating. Okay. So it has happened before. Pero kayo as a band, 20 years, like 20 years, masasabi mo ba na kilala nyo na ang isa't isa? Yes. So well. Tsaka yung 20 years kasi na yun, yung basis namin na meet ko noong 1998. So lagpas 20 pa siya, lagpas kasi 20, kaklasik ko siya ng, yeah, first year high school, eh. Exactly. So parang ang tagal na namin magkakakilala. Like, tapos yung drummer namin, siya yung pinakabagong member, si Ted Mark. Pero siya yung kasama ko mag-travel kapag nagbabakasyon kami sa States, eh. Like kunyari, every time na yung wife ko magyayaya na parang, uy, gusto mag-States? Message ko si Ted Mark, uy, gusto mo? Kasi kami dalawa yung magdadrive, eh. Kasi pag sa States kami, ayoko kasi yung parang bakasyon na parang mga tito ka na maghahatid sa'yo. Kasi nakakahiya rin yung feeling, yes, eh. Parang, yes. Parang, 'di ba? Yael, 'di ba 37 ka na? Diba, dapat marunong ka na mag-drive. So, yeah. So, pag sa States ako, rent a car, drive around, kasi tsaka mahal mag-Uber, eh. I know. Oh my, diba, god. Parang $20 per trip, eh kung nag-rent ka ng kotse, $40 lang 'yun. Tapos nasa iyo pa at any time. Tsaka masaya mag-drive kasi ako feeling ko as a Filipino, pag nagda-drive ako sa States,
May feeling ako na parang ako yung pinaka mababa, ako yung pinaka hindi dito kasi feeling ko parang ang aggressive ng mga kotse. Yes. Doon parang ako yung mas aggressive so kailangan ko naman mag-taper down. Pero ng driving style. Ikaw ang perfect na tao, tanihin ko rito eh. Bakit kaya sa Subic ang bait natin? Sa Metro Manila salbahe tayo. Bakit dito sa Amerika ang bait natin? Bakit sa Metro Manila salbahe tayo? Ano ba problema? Metro Manila ba o tayo? Ang problema, ito napapansin ko ha, dahil minsan kasi problema ng Filipino yung ingenuity tsaka yung pagiging creative. Minsan problema siya in the sense na kunyari, nasa States ka, may school zone, wala namang bata, pero magsa-stop ka dun sa stop sign kasi may stop sign. Pag sa Pilipinas mo gawin yun, titingin lang yung kotse, ba't ako magsa-stop? Wala namang tao dito. Correct! So bakit ganun? Same Filipino, paano niya nababago yung mindset niya at ba't niya binabago yung mindset niya? Kasi pag nandito sa Pilipinas, meron kang ginagawa na parang kaya ko naman may common sense to eh. Pero yung problema doon, yung common sense na yun, practice yan sa discipline eh. Yung doing something even when no one's looking, doing correct. It right, doing it well, even without anyone there na manghuhuli sa'yo. Kasi kahit kunyari, pet peeve ko pag kami sumasabay tapos nagda-drive ako, kahit sa Pilipinas yung mga tipong, go mo na, wala namang nakatingin eh. Parang, hindi. Kaya nandiyan yung ilaw na yan ng ganitong oras to keep you safe. Tapos kaya never ako nang kaya nangyari nung sinabi nila, magiging strict daw yung MMDA. Hindi, hindi pala MMDA. Wala na pala yung MMDA. Pag strict, di ko na alam kung ano yung nangyari. Pero pandemic, sorry. Pero pag strict na yung rules, ako parang wala akong problema kasi mag-drive pa rin naman ako sa same way. Hindi ako nagdadaya sa basketball. Right. Hindi ako nagdadaya sa kalye. How you do anything is how you'll do everything. So, parang ako, pag sa States ako, natutuwa lang ako na parang sobrang careful ko. Kasi napaparinig ako mahuli. Pero you know what? Pero hindi naman ako, wala mo ginagawang masama. Exactly. Pero yung taong nagsabi sa'yo na, sige na eh, diretso mo na yan. That same person, feeling ko pag dinala mo sa Amerika yon would follow the rules. And yeah, they would. And ito, sinasabi ni Teacher Florence sa chatroom, systems change ang kailangan ng sa Philippines. Maybe yes and no eh. Kasi, pero ang weird. Because yung same Pinoy, dalhin mo sa Subic, nagbabago ng ugali. Kasi huhulihin ka eh. Pag nasa Subic kasi huhulihin ka eh. So sino, yung implementation ba ng batas? At bakit sa Subic ini-implement ang batas? Sa alam mo, it's starting to sound like it's our problem. Kasi pareho rin naman yung mga batas, di ba? I mean, yeah. Pag-stop. Kasi you know what? Napansin ko yun kahit sa sarili ko eh. Sa Pilipinas, tamad ako eh. Pagdating dito, bigla akong naging masipag. Parang... Di ba, common story yan. Maraming tao na parang... Diba pagdating nila sa States, biglang, guys, kailangan nyo magtrabaho ha. Bakit? Kasi if you don't, you're not gonna eat. Basic as that. Parang, or pwede ka humingi siguro sa tita mo ng konti for now. Pero eventually, yep. Get it. Kahit yung mga tita ko na hindi nagda-drive before, dito sa Manila, may mga driver sila or nagda-drive asawa nila. Pagdating dyan, hindi ka nagda-drive. Parang, paano yun? Kailangan may hatid sundo ka every time. Parang, you're gonna have to shape up. So, if it might be a problem of the people and discipline and years of, alam mo yan, parang na hindi na-instill na discipline. Parang si Kuya Jomar, in-invite ko siya for the holidays na matulog sa bahay dahil pareho kaming may maliit na aso. So, sabi ba naman sa akin kanina, was it kanina? 2 days ago, sabi niya, Pax, hindi ako makakapunta sa bahay mo kasi may work ako ng Christmas. Very work Christmas? Oh, very ano yun? Very workaholic ngayon yung pinsan mo na yun. Talagang super workaholic. And admirable, pero minsan sinasabi ko sa kanya, Brad, magpahinga ka. Baka pahinga sa kanya mag-work dahil na-enjoy niya? I know. Kasi kung na-enjoy niya, di ba? And you know what? That guy deserves, pinag-usapan na si Jomar Cruz, pinsan ni Yael and one of my best buddies. And kasi niloko na rin. Alam mo yung pakiramdam na love ko yung taong yan. That guy has been through a lot and he deserves all the happiness that he has. Kaya shout out to you, Jom. Ay, Kuya Jom. Sobrang nice guy yan. Sobrang bait na tao niya. Sobra. Pinaka, basta kuya ng lahat yun. Kahit mas matanda ako nun, kuya ko yun eh. Tapos medyo kamukha niya si Jesus eh. I know, right? Diba? Parang pwede siya, parang kung may shoot na kailangan nila na parang Jesus model. Yes. Pwede siguro siya, parang... You know what? Ito, I want to tie everything in because I really want to say na your voice has to remain loud, and that's a figure of speech, you know, because you have a lot to say. You're very smart, you're very eloquent, and I think that
you have a positive voice. Na minsan pag nagiging pessimistic ang bansa, we need people like you to champion. Teka lang, sorry, yung internet natin biglang nag-chop. Biglang naging para kang si Megatron. Oh, so sabi ko, yan, can you hear me now? De, parang Megatron pa rin. As in, parang pareho yung effects ni Megatron na gamit dun sa movie. Hello. Ayun, okay na. Okay. Okay. So ulitin ko, so sinasabi ko, I wanna tie it all together because like you and Noble, I mean, your voice has to remain loud. Mm-hmm. And I say that figuratively because sa panahon ngayon, sa generation natin, we need people like you who will champion optimism in a sea of pessimism. Yeah. And you're very observant, you're very smart, you're very eloquent, you can express yourself, and you have to keep doing what you're doing. All of a sudden, pressure, eh, no? You have to keep doing what you're doing because it's a beacon. Okay? What you're doing is more than just art. Feeling ko, hindi ko alam if you know, but you have an advocacy of really inspiring people. Makikita naman sa mga taong sumusubaybay at sumusuporta sa'yo all over the world. And, you know, maybe you're on your second generation of musicians that you have been inspiring. So, ang tie-in ko is, who are you? Kasi I just, ito yung perception ko sa'yo and this is how I would like to see you, but authenticity speaking, who are you? Sino si Yael? Who am I? Siyempre, superhero, wag yun naisip ko yun, no? Kasi yun yung last line ng Spider-Man, eh. Who am I? Sure you wanna know? Tapos Spider-Man na nakahawak sa Amerika. No Way Home, December 17. Hindi, yung sa ano yun? Yung sa, ay, o nga, sa, oh, malapit na. Pero dito sa Pilipinas, matagal pa bago lumabas eh. But yeah, who am I? You know what? Yeah. I'm just really, I like to downplay this thing as I'm just really a guy. I'm here for people. I like providing hope. I like simplifying things, even when they may seem complicated. I'm here for people when they have problems. Kung hindi man from a personal standpoint, as an extrovert, it's through music. I don't cheat sa basketball. I don't break mga rules while driving. I use my signal light and my side mirror. Both. Hindi parang kung ano lang yung trip. Wala. I'm really just a voice that hopefully kapag may times na parang lowbat ka na emotionally, mentally, spiritually, I'll just be there to say, you know, to share a poop story or a song or anything random. I'm random like that. Parang, para akong yung nasa, if you played Mario before, yung parang random power up na pwede mo makuha. Yung parang question mark. Ano kaya mong bibigay ni Yael sa akin today? So parang, I'm the random guy. I can give you everything, anything from basketball tips to music to just a person na pwede mong iyakan. Pwede talaga. Well, I hope people remain nice to you and support you because hindi madali yung ginagawa mo. Any, you know, ano bang term ang gagamitin ko? Any words of wisdom sa mga taong hinahanap nila ang sarili nila or hindi pa nila na-figure out ang sarili nila? Ang hirap kasi dahil sa pandemic may mga limitations eh, pero parang ano lang talaga eh. Ang advice ko is to listen more. Kasi parang I think you get to know yourself better when you listen. Hindi ko pwede sabihing speakless. Mm-hmm. Kasi kasama yun eh, dun sa listening more. So engage in conversations with people around you. Yun talaga. Parang it's also the best way to learn. Nakakatawa kasi I'm sure you're avoiding this. And ako rin naman ina-avoid ko. I don't really want to talk politics. Pero I feel na when it comes to these things, it will always be wise to talk. And yung parang without branding yourself immediately as pro this, pro that. De, maging ano ka lang. Makinig ka lang muna, ano ba ang gusto mo? Hindi kung sino ba ang gusto mo. Parang ano ba ang gusto mong mangyari sa mundo? Kasi mas mahalagang question yun kesa sa kung sino dyan. Kung ano ba ang gusto mong mangyari. Parang yung ganong conversation,
Kasi it also opens you up dun sa mga tao na posibleng hindi mo kapareho ng thoughts. Kasi at least, pwede kayo mag-usap pa. Kasi pag nagsara ka na parang, ito kasi yung stance ko eh, bam. O parang biglang, parang nakita mo na nag-fade to the right na yung tao ang kausap mo eh. So yun, parang to engage in dialogue ng mahinahon. In anything you do for and everything will always do wonders and will always like, I guess you'll understand who you are more if you engage in constant dialogue. Yeah. So there. Galing. Ladies and gentlemen. Nagsagwan lang ako bigla. Hindi, okay lang yun. Huwag ka na magsasagwan because tama. You know what you said is right. I think discourse is really the best, the best way to understand the other person eh. Yeah. Diba? And I wish you all the best. I'm very proud of you. I love you, brother. Talagang you make me proud every day kahit from a distance akong nandito. You have my 100% support and I really appreciate you being here on this show. And thanks, man. Super happy to be here. I know, and I can't wait to have you dito sa upuan, dito sa tabi ko. Itong napanood ko pa yung napapanood ko pa yung yung Paco in the house. Yeah. Yun yung before, unang version. Yeah. Yep. And can't wait to have you here, huh? So very soon. Alam mo if ever matuloy kami na mag-states ni Kay, malalaman ko within the next few days eh. Lagi ko ini-inject sa kanya yun ng konti para gusto mo states. Kasi gusto ko mag-Disneyland eh. Tulad ng promise ko sa'yo, sasamahan kita. Sige. Para mag-jam tayo. Sama natin si Jom and all that. Yael, thank you very much. Thank you so much. I appreciate you. Merry Christmas and a Happy New Year. And keep inspiring a lot of people. Pati ako na-inspire sa'yo. Thank you, sir. Alam mo, exacto, nag-Megatron yung audio. Pero okay lang. Nakuha, parang last words.